for you alone. Hallelujah, Jesus. Thank you, God, that you have gathered us here to worship you. Thank you for this privilege. Come on, church, and sing. Whoa, whoa, whoa. Lord, there is no other name na itataas po namin, O Lord, sa
sa church na ito, sa mga buhay po namin. None but the name of our Lord and Savior, and His name is Jesus. Amen. Come on, church. Let us just take this time to utter our deepest worship, our deepest adoration sa napakabuting Diyos na ito, sa napakagandang Diyos na ito. Indeed, He deserved our all. Amen? Deserve ng Diyos na ibigay natin yung lahat na meron tayo. Even our doubts, our fears. Bigay po natin sa Diyos, isurrender po natin so that there's nothing, walang makakahadlang para sa atin na magpuri at ibigay ang karapat-dapat para sa ating Diyos na buhay. Amen? Today, we will sing a new song. And sabi po sa lyrics ng song na ito, I believe. Church, what does it mean for you to believe? Marami po, sa mundong ito, marami po tayo pwedeng paniwalaan. Pero I pray na tayo po na nakakilala sa Diyos. Even in the midst of our uncertainties, even in the midst na nasa crossroad tayo ng mga buhay po natin, pipiliin po nating maniwala, hindi sa ating mga sarili, kundi sa ating malaking Diyos. Amen? So right now, I pray for that kind of faith, even as small as a mustard seed. Kapatid, kung nandito ka, feeling mo, you're just going on with life, na parang wala na lang. Pero I pray, in the midst of our worship, test mo yung mga kamay mo as a sign of your faith, as a sign that even, Lord, nasa gitna ako ng transition ng buhay ko, may dinidesire ako, pero pagkakatiwalaan ko, Panginoon, yung magandang plano mo sa mga buhay namin, Panginoon. Amen. I want you to remember all the promises na kinlay mo. All the promises na sinabi sa iyo ng Diyos at kinlay mo. And I want you to remember that and hold on to that promise. Because He who promised, He is faithful. Amen. So come on, let us worship Him in spirit and in truth. Oh Lord, we believe that You are still in the business, Panginoon, of doing miracles, oh Lord, sa mga buhay po namin, Panginoon. Lord, let faith arise in this place. Let worship arise in this place for Your most holy name, Panginoon. For You alone deserve it. Hallelujah, Jesus. Thank you.
continue to praise God in this place. Thank you, Jesus. Hallelujah. Indeed, God, we believe that you are who you say you are, Panginoon. You are faithful, Panginoon. And we believe that in every season that we are in, Panginoon, you remain faithful, Panginoon. We believe that you, God, and your love endures forever. Done on the cross is finished. And we continue to declare praises and worship to you alone, God, our Savior, our Provider, our Healer, because you alone, God, we depend on, and you alone, God, are enough. You are enough for us. And as we sing, we continue to declare our dependence is on you and you alone. Come on, church. Declare that. Lord, in you alone we depend. Lord, in you alone we trust. Lord, we pray for a faith that will put and surrender everything that we are to you and you alone. Thank you, God. Thank you, Jesus. Trust the sweetest frame, yes, Lord, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Trust the sweetest prayer, but only trust in Jesus' name. Say, Christ alone, cornerstone. Lord,
Give praise to God in this place. Come on, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Continue to fill this place with your presence, Panginoon. That whatever that will be happening here, Panginoon, it will always be about you and you alone, Panginoon. So cover us with your presence. Cover us with your protection, Panginoon. Cover us with your blood, Panginoon. We commit this time to you and you alone. And we give thanks, glory, honor to Him alone. In Jesus' name, amen. Amen. Let us remain standing and give God our 7-second praise. Let us welcome our senior pastor, Pastor Manrick Tan Pascual. Thank you, Lord. Thank you, God. Okay. May pakita lang po akong praise po sa inyo, na
I think most of us narinig na po natin ito. Pakita nga po natin. Ha? Narinig na po ba ninyo ito? Love is sweeter the second time around. Amen? No? Love is sweeter the second time around. No? Kaya sa mga mag-boyfriend, girlfriend, no? Mag-break muna kayo. Ha? Kasi mas masarap po magkabalikan. Amen? Pag sinabing love is sweeter the second time around, no? Ibig sabihin may nangyaring hindi maganda the first time around. Kaya nga may second time around eh. No? Though maganda po na lagi natin sinasabi, God's a God of new beginnings and second chances. Pero meron din po siyang assumption na bago po nagkaroon ng second chance ay meron po munang initial na failure. At yan po ang pag-uusapan po natin, no, sa umagang ito. No? So ito sinasabi po natin, make no mistake about it, no, mga kapatid. No? Hindi po natin kahit paano, kahit kailan, hindi natin i-glorify ang sin, never natin i-justify ang sin, at lalong hindi po natin i-enjoy ang sin. Amen? No? So hindi po masaya, hindi po masarap magkasala. No? Pero ang sarap po ng pakiramdam na mapatawad. O, amen po ba tayo dyan? Sino po sa inyo naramdaman po natin, naranasan na po ninyo yung sarap ng na napatawad ka ng Panginoong Jesus. Amen? That is what redemption is all about. No? One of the sweetest psalm na makikita po natin sa buong Bible, no, ay Psalm 51. At sinulat po ni David ito at ito yung pinaka-height ng kanyang pagbaksak. No? So kasi ito yung time na pinaka-successful po siya. Ito po yung time na left and right, binibigyan siya ng Diyos ng tagumpay in every battle. No, na naisip ni David, hindi ko na kailangan mag-pray, hindi ko na kailangan sumama, no, sa mga laban ng mga Israelita. Total, automatic na eh. Lahat ng laban, panalo. No? And then one day, naglalakad po siya over the rooftop, may nakita siyang magandang babae, pinatawag po niya, kahit na sinabihan na po siya na yung babaeng yun ay actually may asawa na. No, actually, asawa po ito ng isa sa pinaka-loyal po niyang kawal, no? Sundalo na si Uriah. At yung babae yun ay si Bathsheba. No? And ayaw natin i-sanitize po. No? Ang totoo po nangyari yan, no? Ay we believe David actually raped Bathsheba. No? Kasi wala pong pwedeng makatanggi po sa hari eh. No? So the Lord looked at it as a sin of David. No? Wala akong mababanggit po yung sin ni Bathsheba. Wala po sa Bible na binanggit yung sin ni Bathsheba. We believe talagang si David po ang may pakanapo nito. So out of that, no, he wrote this psalm. No? At ito po makikita po natin, no, kung kunwari, like ako, Bible na ginagamit ko is the ESV. Ito po yung makikita po natin, no, Psalm 51, although wala sa original Bible po ang chapter and verse po. Ha? At kung yung mga title-title, ano na lang po yan, no? Sinama na lang po yan ng mga Bible scholars para makatulong sa atin, maintindihan po yung Bible. But sa ESV, no, for example, if you look at Psalm 51, ito po makikita ni po ninyo, no, created me a clean heart, O God, to the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. So ito nga po yung kwento po nila ni Bathsheba. No? And you can find that in 2 Samuel chapter 11 to 12. No? So ito po yung ano po natin. No? So we are not justifying sin, we're not glorifying sin. Pero ang gusto po natin makita, ano, ang magandang redemption po dito sa Psalm 51, is not only a psalm of forgiveness, it's also a psalm about integrity. No? So yun po ang totoong pagtanggap po ng pagpapatawad ng Panginoon. No? Ang repentance po is not just receiving forgiveness. Repentance is renewing your heart back towards integrity. Ulitin ko po yan, ha? Ang repentance po ay hindi lang po pagsabi ng sorry. Hindi po sapat yun. Kailangan ay pagbabalik loob sa katuwiran, sa kabanalan, ng paglakad po natin sa Panginoon. O, amen po ba tayo dyan? Ha? So, hindi, do not cheapen repentance. How many of us na dini-cheapen natin yung repentance? Kasi we make repentance to be simple as sorry. There is nothing simple about saying sorry. Amen? But ang totoong puso ng humility ay, yung nga, repentance, repent, re, again, pent, kung narinig niyo yung salita sa English, penthouse, pag sinabing pent, top. So, repent, no? Etymology po niya ay back on top. Back on top. If sin is falling from the top, falling from the heights, ang repentance ay going back to the heights. Babalik ka kung saan ka nang galing. Amen po ba tayo dyan? So kung kaya nga, ang minsan tawag natin sa kasalanan, na dadapa sa kasalanan. No? Natisod sa kasalanan. So, pag repentance, hindi pwedeng nanatili kang nakahiga.
kailangan matuto kang bumangon uli, tumayo po uli. Amen po ba tayo dyan? Pakisabi nga po ulit sa katabi po muna, bangon uli, bebe! Amen, ha? So, nung pinalabi mo, Lord, sorry, no? Pag pinatawad ka ng Panginoon, lagi kong imaginin po ninyo in your mind's eye, pag nagsabi ka na kay Lord ng sorry, God actually extends His hand and raises you back to your feet. Yan po ang picture po ng repentance. So, amen po ba tayo dyan? Ha? Tapos na po ang sermon natin. Close na po tayo in prayer. Amen. Pray na po tayo. Let's pray. Father, we thank you for your word. Thank you that in you there's always redemption. Thank you, Lord, that in you, kahit na nagkamali, nagkasala po kami, hindi po yan ang huling kabanata ng buhay namin. Hindi po yan ang tuldok. Kama yan. At Lord, salamat na lang, may susunod po na kabanata. May susunod po na sentence. May susunod po na kwento. May susunod po na istorya. Thank you, God, that with you and in you, we can write a better story. Our lives are full of sin, but it will not end with sin. It will always end with repentance, with redemption, with restoration, hopefully revival, and above all, it will lead to your glory, to your honor, and to your praise. Turuan ninyo ulit kami sa araw na ito. Open our hearts that we may receive, Lord, whatever it is that you want us to receive from your word. And of course, Lord, hindi ito mauwi sa pakikinig po lamang. We don't want to be merely listeners of your word, but to be doers of them. Lord, grant this, Lord, not for our sake, but for the sake of our Lord Jesus Christ. And in His name we pray, lahat tayo magsasabi ng amen and amen. Sige po, pwede po tayong maupo. Amen. Kung gusto po ninyo, I don't know if this is in your message notes, no? Parang hindi ko memorize yung message notes natin. Pero ngayon pa lang, from the beginning, iset na po natin yung stage po, ha? Na ito pong sinasabi po natin, no? Kasi babalik po tayo sa intimacy, back to intimacy po tayo na ang topic po natin. Pero ngayon, idikit po natin, pagsama po natin si intimacy tsaka si integrity. Kasi si intimacy po ay may kambal. Okay? Intimacy ay separate entity, pero kambal po siya. No? Nung pinanganak po si intimacy, no? Nung ininvento, nung create ng Diyos ang intimacy, sinama po niya si integrity. So you cannot have integrity. We cannot have. Sabagay, tama rin naman pong sabihin, no? You cannot have integrity without intimacy. You cannot have intimacy without integrity. I think both are true. Pareho pong totoo, no? Ang puso, no? Ang daan papuntang pagiging malapit sa Diyos, no? Mataimtim sa Diyos, no? Ang relasyon sa Diyos ay yung may puso na may integridad, no? Amen po ba tayo diyan? Come on, amen po ba tayo dyan? Okay, basahin ko lang po ng mabilis without expounding yung Psalm 51 verse 1 to 5. Ito po yung repentance ni David. Ito yung confession po ni David. Again, hindi ko po i-expound. No? Pipigilan ko po sarili ko to say something. Basahin ko lang po para makita lang po natin yung nilalaman ng Psalm na ito. Again, ito ay Psalm of Confession, Psalm of Repentance nung nagkasala po si David kay Bathsheba. No? Ito po yung sabi niya, "Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment." Verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." No, mukhang ano po yan ng original sin. No? So, sabihin, mukhang yung mga Old Testament saints, naniniwala po talaga sila sa concept ng original sin, na talagang namana po talaga natin ang kasalanan po ni Adan at ni Eva. No? Although tayo ay husgahan, hindi sa kasalanan ni Adan at ni Eva, no? Sa sarili nating kasalanan, tayo husgahan ng Diyos. Pero bakit po tayo nagkakasala? No? Bakit kahit na baby pa, hindi mo turuan magsinungaling, magsisinungaling. Hindi mo turuan magnakaw, magnanakaw. Hindi mo turuan maging selfish. Pero ang baby, kahit na cute, selfish. Tama? Bakit? Kahit na hindi mo tinuruan, kasi nga, inborn yung nature ng pagiging makasalanan. No? Pero sige, hindi po natin pag-uusapan muna yan. That's not our purpose for today. Ang gusto ko pong pag-usapan po ngayon ay four kinds of heart. Pakisabi nga po muna ng malakas, four. At pakisabi ng mas malakas, heart.
Amen. Ilan po ang puso ninyo? Hindi, dapat apat. Ha? Amen. Kaya pala di kayo kumpleto kasi iisa ang puso ninyo. Mga iba kalahati pa. Na? So dapat na apat na klaseng puso. Ang ganda po ng pagkasulat ni David, of course, inspired by the Holy Spirit. No? So guys, ito ha, kahit na nagkasala po tayo, pwede pa rin po tayong inspire ng banal na Espiritu. Amen po ba tayo dyan? Kahit na nagkasala na po tayo, pwede pa rin po tayong gamitin ng Diyos. Basta may repentance. Ha? Yun po ang mahalaga, basta may repentance. Kung walang repentance, ay wala. Kasi kung walang repentance, walang restoration ng relationship mo kay God. So kung wala kang relationship kay God, eh ano pong mabibigay po natin? You cannot give what you do not have. Tama? So, ang ito si David, we assume, of course, nagsisi na po siya sa kanyang kasalanan. Kinonfront siya ni Nathan the prophet. So ito, nagsisi na po siya at minabuti po niyang isulat itong psalm na ito, itong kantang ito. And of course, alam po natin dahil ito ay inspired ng banal na Espiritu. So the rest of the passage, verse 6 to 12, mga kapatid, no? May makikita po tayo, may sinulat po si David na apat na klaseng puso. Apat na klaseng puso. So ang ganda po, no? Isa-isahin po natin siya sa umagang ito. Isa-isahin natin itong apat na pusong ito at lahat po ito ay patungkol sa integrity. No? Bagamat siyempre ang cry ng heart ni David ay, Lord, patawarin ninyo ako, mabalik yung dating yung pagiging malapit ko sa inyo, no? Yung pagiging man after God's own heart ko. Pero dito po, ang galing po ng Holy Spirit, no? Pinasulat niya kay David yung apat na aspeto ng buhay. No? So, some of you who know me, alam ninyo, ang favorite discipline ko, no? Meron kami tayo dito sa Horizon, tinatawag na 7 streams, no? Yun po yung SOS po natin, yung School of the Spirit. At ang talagang personal favorite ko, ang personal passion ko actually ay yung tinatawag na spiritual formation. Now, so yung spiritual formation is about the heart. It's about dealing with heart issues. No? It's about conforming our heart to the heart of Christ. No? It's about transformation. Kasi ako naniniwala ko, the heart of Christianity should be transformation. Ha? So hindi namatay si Jesus para lang patawarin ka. No? Yung pagpapatawad, first step lang po yan. Kaya namatay si Jesus to conform us into His image and likeness. No? So transformation is at the core, no, of the gospel. Ha? So 4 kinds of heart. Are you ready for the Word of God this morning? Come on. Are you ready for the Word of God this morning? Sino po excited to hear the Word of God this morning? Amen. So we're gonna learn about 4 kinds of heart. No? Number 1, no, ay isulat po natin ito, no? Intimacy through the secret heart. Ah, meron pong isang aspect ng puso natin na secretive. No? So, lahat po tayo, hindi po ako propeta, pero ako alam ko po ito, lahat po tayo na nandito may sikreto. Amen po ba? Lahat ng tao may sikreto. Ang tanong na lang ay, mabuti o pangit yung sikreto po natin. Pero lahat po tayo may sikreto. Okay? Ano yung sikreto? Pakisabi sa katabi, secret. Amen. Ha? Lahat tayo may sikreto. Ito pong sabi ni David, verse 6, no? Sabi niya, behold, you delight in truth in the inward part or inward being, and you teach me wisdom. Saan daw? Saan daw yung wisdom? In the secret heart. Nakita na po ninyo? So I believe yung inward being, secret heart, iisa lang po yan. Synonymous po yan. So, ibig sabihin, kinikilala ni David at alam ng banal na Espiritu, lahat tayo may sikreto. The fact na may sikreto ka, that in and of itself, hindi po mali. Hindi po kasalanan. Having secrets is not a sin. O, amen po ba tayo dyan? Ang tanong lang, anong klaseng sikreto? No? Marami sa atin, kadalasan ha, ang sikreto natin, masama. Ang kasalanan natin, ang sikreto natin, yung mga pangit. Kaya mo nga sinisikreto. Ang tendency natin ay ganito. Minsan lang tayo gumawa ng mabuti, pinapublic agad natin. Pero yung madalas natin ginagawang mali, ay secret na lang. Siyempre kasi nakakahiya. I want to share with you this story, no, ni Apostle Paul. Sabi po niya, no, 2 Corinthians 12:2. Sabi niya, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Okay, di ko alam bakit third heaven. Na? So merong first heaven, second heaven,
third heaven. Third heaven, malamang, is where the very presence of God dwells. Nakuha? So, si Paul pala, guys, ito lang ha, kasi medyo nagmamadali po ako, no? Kasi nagugutom na din. No? So, para mabilis, no? Yung I know a man in Christ, tiwala naman po kayo sa tatay months niya. Yes. Amen. Lahat nandiyan nagtatiwala, nagkakasala na agad. Ha? Tiwala naman kayo sa tatay months niyo. Amen. Ako na po magsasabi sa inyo, si Paul po yan. Ha? Huwag na po kayo magtanong. Pima, sino yung ano, I know a man. May kilala daw si Paul. Okay, sino po yan? Wala na pong ano-ano. Ha? Si Paul po yan. He is actually referring to himself. Siya po yan. Okay? Na, prior, 14 years prior to writing 2 Corinthians, ay nakarating na po siya ng langit. So sabi niya, ano daw? I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know, but God knows. Ibig sabihin, nung umakyat siya sa langit, kasama ba niya yung katawan niya o hindi? Yan po ibig sabihin nung whether in the body or out of the body. Apparently, may mga inaalaw ang Diyos na makapunta ng langit na kasama ang katawan. Nagigets. Pero pwede rin na hindi kasama yung katawan. And we believe, actually, we believe si Paul, ang nangyari sa kanya dito, out of the body. Kasi meron pong isang chapter sa Acts, no, pardon me, hindi ko ma-quote off the top of my head, pero just trust me that what I'm saying to you is true. Na? Meron pong kwento sa Acts na si Paul ay left for dead. Okay? He was actually stoned and his stoners, anong yung stoners niya left him for dead. And many Bible scholars believe he actually died. He actually died. So nakita, oh, patay na to. Umalis na po sila. So, yung kaluluwa ni Paul umakyat sa langit. Hindi na po sinabi sa Acts. Pero many Bible scholars believe, etong 2 Corinthians 12, ito yung kinikwento po sa Book of Acts na Paul was left for dead. Nakuha? Eh, tapos, maya-maya, nung dumating na mga disciples niya, biglang parang Undertaker, bumangon! Pang! Amen. Mga hindi nakakilala kay Undertaker, hindi po Christian. Amen. Uy, si Undertaker nga, Christian na eh. Hindi, totoo, diba? Si Mark Holloway, Christian na po siya ngayon. Praise the Lord, no? Marami mga wrestlers nagiging Christians na po ngayon by the grace of God. No? Sana mas, pati si Hulk Hogan, actually. Alam mo din niya? Pati si Hulk Hogan, mananampalataya na po ngayon. Amen, ha? So, makikita mo si Hulk Hogan. Talaga pa, kaya pala mahilig si Hulk Hogan sa brother. Let me tell you something, brother. So, ngayon, brother na po talaga natin siya, ha? Pag nakita ko si Hulk Hogan sa langit, let me tell you something, brother. O, yan. So, brother Hulk Hogan na po siya ngayon, ha? Praise God, no? So, balik tayo kay Paul. Ba't tayo napunta sa wrestling? Si Undertaker kasi, eh. So, si Paul ay nabuhay po muli. So many Bible scholars believe, ito po yun. Guys, ganito. Ang 2 Corinthians is Paul's most personal letter. Na? Pinaka-personal. Karamihan ng mga letter ni Paul, doctrine, tapos after doctrine, application. He leaves himself out of the discussion. Pero dito sa Corinthians, kasi personal po siya. May mga pumasok po sa Corinthian church na mga false prophet, pero ang tawag nila, ang kapal ng mukha, tawag pa nila sa sarili nila, super apostles. Wow, parang kami lang, no? Super friends. De, pero super friends, yung friendship namin, di ibig sabihin, ang gagaling namin, no? So, tawag nila sa sarili nila, super apostle. Tapos, syempre, di ba, alam naman po natin mga peke. Guys, paano mo lalaman ano yung mark ng isang peke? Tanungin ninyo ako, ano? Ang mga peke, hindi po sila kontento na magturo lang. Ang gagawin muna ng peke ay sisiraan nila yung tunay. Lahat ng peke, maninira. Kaya guys, ingat kayo sa mga taong naninira. Naninira ng ministry, alam mo yan? Pag naninira po yan, may ano, yung tinitira nila para sabihin, totoo sila, tama sila. May alam ba kayong ganung ministry? Ay, wala akong binabanggit ha, pero read my lips. Ay, wala akong sinasabi po ha. Nakikita niyo yung mga peking ministry, yung maninira ng iba, kasi sila lang ang tama, sila lang ang magaling. So, ganun po ginawa nito mga super apostles na to. Pumasok sa Corinth, ang ginawa muna nila, siniraan muna nila si Paul. Kasi hindi sila makakapasok eh. Tama? Pero para makapasok po sila, siniraan muna nila si Paul, and then, sadly, may mga naniwala
And so nakapasok po sila with their false teaching sa church ng Corinth. Eh syempre si Paul, sabi niya, teka, hindi na about, this is no longer about myself. Kasi Paul is an apostle, he's preaching the truth. So sabi ni Paul, kailangan i-defend ko na sarili ko. Hindi para i-defend sarili ko, kundi ano, kasi kailangan mangibabaw yung katotohanan. Kasi nagtuturo na ng mali ito eh. Guys, sa ibang letters ni Paul, sabi ni Paul, alam ko naman marami dyan inggitero eh. Hinahayaan ko lang sila. Nag-gets nyo? Ibig sabihin, alam ni Paul, marami nagmi-ministry, kinakalaban siya, nakipag-compete sa kanya, alam ni Paul yun. Pero dahil tama naman yung gospel na pinipreach nila, do mali ang motibo, sabi ni Paul, hayaan na lang natin sila. Kasi ang mahalaga, sabi ni Paul, basta Christ is preach. Nag-gets? Ang gandang ano nun, ang gandang principle po nun. Ha? May mga tao, sa totoo lang, tumatayo sa stage, hindi dito sa Horizon, ha? Tumatayo sa stage, mali ang motibo. Pero kung tama naman yung pinipreach nila, tama naman yung kinakanta nila, hayaan mo na lang sila. Kasi mahalaga, basta Christ is preach. Total, accountable pa rin sila kay Lord. Pero, pakisabi mo na ng malakas, but, pero kung mali na po yung tinuturo, ibang usapan na po. So nung mali na tinuturo, sabi ni Paul, teka, iba na to eh. Ha? Kasi itong mga false apostle, itong mga so-called super apostle, mali na tinuturo eh. Buti sana kung mali lang motibo. Kung mali lang motibo, it's between them and God. Pero kung mali na tinuturo, teka, hindi na pwede to. So as an apostle, as a shepherd of the sheep, who is entrusted no, with truth, who is entrusted no, with the well-being of the flock. Kasi guys, ganun ang totoong pastor eh. Ang pastor kasi concerned ka eh, sa tupa mo eh. Pag galit sa yung tupa mo, okay lang. Pero kung galit na sila kay Lord, makikialam ka na. Nakukuha. Guys, kung ayaw nyo kay P-Mans, okay lang. Pero kung ayaw nyo na kay Lord, eh, hindi na okay yun. Kailangan kausapin ko na po kayo. Oh, amen? So, nung iba na, sabi ni Paul, kaya makikita nyo, pag binasa nyo yung Paul, ang daming ay. Pero ngayon lang po nagganon si Paul. Kasi kailangan niya i-defend yung apostleship niya kasi nga may naninira na po sa kanya at may pinapasok na pong maling mga katuruan, maling mga doktrina. Nagkaintindihan? So ngayon, dito sa 2 Corinthians 12, nabanggit tuloy ni Paul. Hindi, wala po siyang balak ibanggit, wala po siyang balak na malaman na po natin na once upon a time, nakaakyat na po pala si Paul sa langit. Kaman, sino sa inyo dito umakyat na ng langit? Ah, wala. Impyerno. Purgatorio. Si Paul pala nakaabot na ng langit. At wala po sana siyang balak na ipaalam ito, kaso because of circumstances na compel siya na i-share ito para i-defend yung apostleship niya. Nakuha? In other words, napilitan lang si Paul i-share ito. Guys, he kept this secret for 14 years. Kayo po, how long can you keep a good secret? Yung totoo. Kung kayo nakakyat ng langit, at binalik kayo ni Lord, I tell you, nagpe-Facebook live na kayo. Tama? Isishare niyo na to sa madlang people. At hindi siya mali siguro in and of itself, kasi if you wanna glorify God, for most of us, di ba ganon? Minsan ka lang gumawa ng tama, pero pinapublicize na po agad. Si Paul, ang dami niya nagawang tama, sabi niya, hindi na siguro kailangan ng malaman ng mga tao, actually, nakaabot na ako ng langit. Kaya nga, di ba, sabi sa yung other passage, di ba, sabi niya, because of the, dito rin, chapter 12, sabi niya, because of the surpassing greatness of the revelation, para hindi daw siya yumabang, inalaw siya ni God na magkaroon ng thorn in the flesh. Tapos tatlong beses niya hiningi kay God, Lord, baka naman, pag pwedeng alisin. Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh, no? Pero tatlong beses nakiusap si Paul kay God, Lord, baka pwede niyong alisin. At doon yung sikat din na sinabi ni God kay Paul na, my grace is sufficient for you. Pero bakit siya nagkaroon ng thorn in the flesh? Kasi nakaabot siya ng langit. So ibig sabihin, 14 years na rin, kung 14 years na nakaabot si Paul sa langit, 14 years na rin siya nagsasuffer doon sa thorn in the flesh na yon, kung ano man po yun, to keep him humble, to keep him dependent on Christ. O nakuha? Nagkaintindihan? O, nakaabot na pala ng langit tong mamang to, pambihira. Right? Yan ang mabuting secret.
na napilitan lang siyang i-share dahil sa nanganganib na po ang Corinthian Church against false teachers and false teaching. Otherwise, guys, you and I, we wouldn't have heard a single thing about it. We would have no clue, no idea that Paul had actually gone to heaven. Hindi lang siya inalaw ng Diyos na isulat kung anong nakita niya sa langit. Si John, the beloved, inalaw. Kaya may book of revelation. Pero si Paul, nakabot na pa ng langit, pero sabi ni God, anak, pinaranas ko lang sa iyo to, ha? Pero wala kang, di kita iaalaw na magsulat, ha? Don't say anything, don't write anything about what you have seen here. Okay? O ngayon, balik ka na sa lupa, hindi mo pa kasi oras. Nakuha? So ito yung tanong, can you keep a secret? Especially a good secret? Tama? Most of us, we can keep a bad secret. A sinful secret. Eh baka nga may ibang po sa atin, hanggang ngayon, namumuhay pa rin sa kasalanan, pero ang galing mo magtago, naitago mo sa pastor mo, naitago mo sa leader mo, naitago mo sa mga churchmates mo. Di ba? Of course, hindi mo siya kayang itago sa Diyos. Ha? Pero, what about a good secret? Di ba sabi ni Jesus, do not let your right hand know what your left hand is doing. Alam mo, ang hirap po mag-keep ng good secret ngayon, lalo sa panahon ngayon, in this day and age of social media. Tama? Kasi dito, pati pagkain eh. Di ba? Kaya, kunwari, Miles, alam ko anong kinain mo kanina umaga. Paano mo nalaman, P? Mas propeta ka ba? Hindi, pinost ni Ronald. The example lang, si Ronald pa. Hindi nga nag-Facebook yan eh. Nag-gets niyo. Di ba? Tayo, natitrace ng mga tao eh. Pimas, galing ka, kila Pastor Reggie, no? Nakita ko, may pinost ni P-Mike eh. Di ba? Galing ka, sa ganito, no? Oh, last month, galing ka kila Kuya Joel. By the way, Kuya Joel, Ate Rose Guemo is in the house. Come on, palakpakan po natin ang ating magigiting na mga misyonero. Amen? No? Actually, prayer time pa lang natin kanina, 8:30, nandito na po sila. Baka di nila alam may prayer time, but they came that early. No, 8:30 pa lang, nandito na po sila. Amen? No? Buti na lang, may prayer time kami, Kuya Joel, Ate Rose. Kundi, baka pagbubuksan kayo, 10 p.m. na. 10 a.m. na. So, buti nagpe-prayer time na po kami ngayon. Kaya 8:30, may tao na po dito. No? So, anyway, they're here, mga magigiting po nating mga misyonero. And nabanggit ko po sa inyo sa School of the Spirit na next year, magde-deploy po tayo ng 3 team. Na? Lahat po yan sa Aurora Province na para mag-minister po doon sa 3 church po na nasimulan po nila. Iba-ibang lokasyon, pero doon sa same province. Amen. Na? Meron doon malapit sa beach. Wala. Meron naman doon mahalapit sa bundok. Walang may gusto. Lahat gusto malapit sa beach. No. Sige, kaya pag nag-deploy tayo ng team, di natin babanggitin saan namin kayo papadala. Ha? Para walang pili-pili na ano. Basta pag na-deploy yung team, saka lang namin sabihin, oh, kayo yung sa bundok, kayo yung sa may malapit sa puno, kayo yung malapit sa dagat. Ayan, ha? So, yun, ha? Pero okay, balik lang po muna tayo dito, na. So, dito, nagkakaalaman, di ba? Pimans, alam ko, last month, galing ka kaila Kuya Joel, galing ka kaila Ate Rose. Bakit? Eh, kasi nga, in this day and age of social media. And again, in and of itself, hindi siya mali. Publicity, in and of itself, hindi siya mali. Lalo na, depende sa motive. Di ba? Pero ang maganda siguro tinuturo sa atin dito ay, ano, guys, magtira rin po tayo ng sikreto na kayo lang ng Diyos ang nakakaalam. Amen po ba tayo dyan? Kamapakasabi po sa katabi, magtira ka rin, bebe. Hindi lahat ng tulong ipapublicize. Ha? Hindi lahat ng pagbibigay, kailangan may picture. No? May mga bagay na siguro kung tingin mo, lalo na pag may leading ka from God na, sige, post mo, baka inspire. No? Like tayo po, no? Pinaalam po natin, actually, I think command ni Lord sa amin, when we first gave to Bahay Simula, di ba tayo po ang unang nagbigay, pamilya po natin, no, to set the example. And I sense na sabi ng Lord, anak, paalam mo. Kasi meron naman din sa Bible, di ba? Sila David, na sila Moses, yung giving nila, pinapaalam. Na meron pong ganun. If it is to set the example, if it is to set the pace, inaalaw naman din po ni Lord. Na? Hindi naman po literally na lahat ng ginawa mong kabutihan ay bawal i-announce. No, sa Bible naman, full of good works eh. Ina-announce. Pero sinasabi po natin, magtira ka rin. Magtira ka rin ng mga ginagawa mo para sa Panginoon, tumutulong ka sa kapwa na wala nang nakakaalam. O sige, alam ng tao, nagbigay ka ng so-and-so sa Bahay Simula. Pero yung pala, meron ka pang ginagawang iba na huwag mo na paalam.
Huwag mo na i-share. Pati sa testimony, hindi na rin. Bakit? Kasi whatever you have done in secret, your Father will reward you in heaven. Amen? Hindi sinabi, pag hindi sikreto dito sa lupa, walang reward sa langit. Pero, syempre, lessened na ang reward sa langit. Kasi alam na dito eh. So yung part na pinalakpakan ka ng tao, sinaladuhan ka ng tao, no, nakuha mo yung respeto ng tao, part na po ng reward po natin yan. Meron pa rin reward sa langit, pero ang laking portion po nun, nabawasan na kasi narewardan ka na dito sa lupa. Ngayon, yung mga bagay na ginawa mo mabuti, na walang ka-reward-reward sa lupa, yun ang buo ang reward mo sa langit. Oh, guys, pag-abot yun ng langit, teka, abot ba kayo? Amen? Pag-abot yun sa langit, ano yung mga reward na gusto nyo matanggap? Partial reward o full reward? So, pag nalaman na dito sa lupa, guys, partial na lang po yan. Partial na lang po yan. Pero yung mga, hindi mo talaga pinaalam, tumutulong ka pala sa ganito, nagbibigay ka pala sa ganito, nagpakain ka pala kay ganito, nung si ganito nasunugan, wala nang nakakalam, nagdala ka pala ng damit. Yung, alam mo yun? Pinaggawan mo ng mansyon. Amen. Malay. Di ba? Oh. So, yung mga ganyan, sabi ni Lord, anak, wala nakakalam niyan sa lupa. Pagdating mo dito sa langit, buo ang reward ko sa iyo. Amen? O guys, baka iba sa atin, puro partial ang reward. Puro partial. Kasi konting tulong, konting gawa ng mabuti, konting share ng gospel, lahat naka-Facebook. And again, gets natin minsan, nga, for inspiration, for motivation, to set the example, nag-gets natin yan, pero wag nga lang po lahat. Magtira ka rin. Kasi alam naman natin, si Paul, nag-start siya ng churches eh. Nakasulat po yan eh. Right? Alam natin, daming nagawang mabuti ni Paul. Pero, meron palang mga sikreto na galing na pala siya sa langit, pero hindi niya pinaalam. At wala na, dapat sana siyang balak na ipaalam kung hindi lang dahil sa special circumstances sa 2 Corinthians. O, nakuha po natin. Nakuha po natin. Amen? Guys, so think about it. No? Sana yung secret heart natin, full of good works that nobody except you and God knows. Amen po ba tayo dyan? Oh guys, again, ilagay lang natin sa lugar ha. Minsan po kasi sa mga giving, ang pinakamalaking giver po sa Horizon, si Anonymous. Amen. Sana nga lahat ng member natin, Anonymous na, nagbibigay ng mga 300,000, 200,000, 100. Pero hindi, minsan hinihingin po talaga natin yung name nyo. For example, lahat ng magbibigay sa bahay simula, kailangan po ipaalam. Kasi nire-report po natin yan sa BIR. Oo, nire-report po yan. Kasi gusto po natin magpa-accredit. No? So, kailangan lahat na pumapasok, kailangan malaman. Makita po yung pangalan. Ha? Kasi marami mga NGO ginagamit sa money laundering. So, kailangan may pangalan. Ha? Pero of course, pwedeng tayo na lang nakakalam. Tayo lang, tsaka yung treasurer. Tayo lang, tsaka JBG, na yung auditing firm po natin. Pero hindi na po ipapublic. Kung kunwari, yun ang wish nyo na, Pimans, bibigay ako ng ganung amount, ha? Pero huwag mo na paalam. Okay? Pero sabihin ko, pero kailangan malaman ng auditors natin. Kailangan malaman ng treasurer natin. Kasi for, ano, ha? For government, you know, related purposes. Pero kung ayaw mo na na in-announce ko publicly sa pulpit, sige, I will honor your wishes. Okay? Sabihin ko lang, guys, may nagbigay po ng 1 million, konti lang po sa amin nakakalam sino sila, pero they do not wish to be known publicly. So, pero just to encourage you, may nagbigay po ng ganong amount. So, pwede po siguro yung ganon. Amen? Nag-gets po natin yung mga nuances. May mga nuances kasi minsan sa mga paggawa ng mabuti. No? Pero again, sa mga bagay naman na hindi naman kailangan talaga, wala namang requirement, hindi naman kailangan sa papeles, hindi naman kailangan for BIR, SEC purposes, baka may mga bagay po na nag-share ka ng gospel, nagbigay ka ng tulong sa kapwa, no? Nagbigay ka ng damit sa mga nasunugan, whatever, what have you. No? Nag-mentoring ka, hindi na siguro lahat kailangan malaman pa ng madlang people. Can you keep a good secret once in a while? Amen? Kamakaman, amen? Again, ang purpose natin is this. Ako as a pastor, I say that. Para saan? So that when we get to heaven, we will get our full reward. Amen? Okay? So, secret heart. Si Paul, ang daming nagawang kabutihan. Ay, inisip ko, ano pa kaya ang hindi namin alam kay Paul?
ano pa kaya yung mga nagawang kabutihan ni Paul, yung mga spectacular na exploits ni Paul, Lord, na kayong dalawa lang po nakakaalam. Grabe po, no? So, yan sana maging inspiration po natin. Si Paul, ayaw po niya na makilala siya sa one-time event. Kasi guys, isang beses lang naman po umakyat ng langit si Paul. Hindi naman po araw-araw. Ha? Pero minsan tayo, no, isang beses lang nangyari, pero paulit-ulit natin sinasabi. Right? Kunwari, minsan ka lang mag-pray ng isang oras. Pero every time nababanggit yung prayer, ako nga, nag-pray ako ng isang oras eh. Hindi mo masabi na nag-pray ako isang oras, isang beses. Ang normal prayer mo, 5 minutes. Pero minsan, baka at the height of your, you know, spiritual life, nakapag-pray ka naman talaga ng isang oras. O kaya, let's say, nakapag-fast ka ng isang linggo. No? Pero hindi na po naulit. Right? So si Paul, mas mahalaga sa kanya ay ano, character, hindi reputation. Kasi guys, kung araw-araw isi-share ni Paul to, every letter niya, sabi niya, hey guys, alam mo, I, kunwari, diba, magpapakilala siya, I, Paul, diba? At ang lagi pakilala niya, ganito, the one who went to heaven. Diba? Paul, ikaw na. Tama? Pero naman napaka-humble ni Paul, Paul, a servant of Jesus Christ. Well, ganun lang, diba? Pinakamaano na siguro niya, Paul, an apostle of Jesus Christ. Yun na yun. No? Pero hindi niya pagmamalaki na Paul, the one who went to heaven. And yun nga lang, sayang guys, I was not allowed to write of the things I saw in heaven. Sayang, no? Kung pwede lang. No? Tapos nangiinggit ng tao, yung mga ibang tao. Diba? Guys, na may mga kilala ba kayong mga tao na, guys, may sabihin ako sa iyo, kaso hindi pwede. Yung mga sarap sampalin. Yun, di ba? Yung parang tinitease ka. Ano kung bawal sabihin, huwag mo na lang, dahil hindi mo na binanggit. Di ba? Uy guys, guess sino yung kasama ko kanina? Hulaan mo, hulaan mo. Sino? Hindi pwedeng sabihin eh, ayaw niya paalam eh. Pero clue. Eh, mga ganun. Guys, kung bawal sabihin, ayaw niya paalam, huwag mo na lang banggitin. O amen po ba tayo dyan? Sino yung mga ayaw masampal? Amen? Huwag na lang. Do not tease people. Right? Kung wag, hindi pinapasabi ni Lord, wag na lang, ni banggit, wag na lang. Wag na lang na, guys, may sasabihin ako sa inyo, pero sabi ni Lord, wag eh. Wag na lang. Eh, di naman pinapasabi ni Lord eh. Right? Kung pinapasabi ni Lord, sabihin mo, kung di pinapasabi ni Lord, manahimik ka na lang. Kayo na lang talaga ni Lord. Oh, amen po ba tayo dyan? So guys, ito pong ano po natin, no? Pinag-uusapan natin, secret heart. No? So don't make a one-time thing a lifetime testimony. I-share mo lang yan kung talagang ginagawa mo. I-share mo lang yan kung habit mo. I-share mo lang yan kung lifestyle mo. Huwag mo i-share yung isang beses mo lang nagawa tapos pinagmamalaki mo as if lagi kang ganon. O, amen po ba tayo dyan? Kamakaman, amen po ba tayo dyan? Amen. Yan po ang secret heart. No? Do not, lahat, sana wala po tayong pangit na sikreto. No? Ibig sabihin ganito, lahat ng mga secret sins natin, hindi talaga secret, may nakakaalam. Kasi accountability po yon. Pinapabantay po natin yung mga secret sins natin. Pinapabantay natin yung mga bagay na struggle po sa atin. No? So, sana wala po sikreto pagdating sa mga pangit. Pero pagdating sa mga magaganda, pagdating sa mga mabubuti, sana may tinitira po tayong sikreto. Yung kayo lang at ng Diyos ang nakakaalam. No? Amen po ba tayo dyan? Amen? Again, oh, tanawin po natin, katabi po natin, ha? How's your secret life, babe? Amen. No? Sa totoo, right? Lalo na sa aming mga, siyempre, pastor po kami, medyo public yung buhay namin ng konti. Sana meron kaming secret life na maganda, no? Yung sana totoo sa atin yung be good in public, be better in private, but be best in secret. Diba? Na meron kang prayer life na hindi mo na lang pinapasabi sa iba, wag na lang. Wag na lang. Huwag na sabihin sa ibang tao, ilang oras ka na mag-pray, o gano'ng kakakonsensya. Wag na lang. Kayo na lang siguro ni Lord. Ngayon, may mga ibang tao, baka magsabi sa'yo, Tay, turuan mo naman ang mag-pray. At naisip mo, okay, Lord, ano ba? Papaalam ko ba sa kanya yung mga bagay na tinuturo mo sa akin in secret? Kasi baka mentoring po ito. Kailangan ko ipasa, kailangan ko invest, kailangan may makaalam din. Diba? Para hindi naman po masayang yung mga tinuro niyo sa akin. So may mga bagay na yata kailangan ipubliko, may mga bagay kailangan i-share kasi context na niya discipleship eh. Tama? Context na niya stewardship eh. Minsan context na niya ay ano eh, testimony, 'di ba? Kasi o nga no,
Kung wala kang sasabihin, ba may akala naman din ng tao, walang ginagawa si Lord sa buhay mo. Right? Sa sobrang humble mo, hindi ka nagsishare. Kung napimans, anong bagong ginawa sa'yo ng Lord? Secret. Diba? Anong, what's the latest thing that God is telling you? Secret. Anong tinuturo sa'yo ng Lord? Secret. Eh kung ganun, hindi ka na magdi-disciple. Kasi alam sabi mo, anak, secret. Ano yun? Secret discipleship. Hindi naman. Tama? Kaya guys, siguro na ang mga pwedeng makaalam ng mga secret things between you and the Lord, yung mga pinakamalalapit mong disciple. Tama? Like si Jesus, Gethsemane, sinama niya Peter, James, and John. Mount of Transfiguration, sinama niya Peter, James, and John. May time bumuhay siya ng bata, you know the story? May binuhay siyang bata, pinapanik lang niya sa bahay si Peter, James, and John. Pati yung siyam, outside the Colombo. Tama? So may mga ganun eh, na pinapaalam niya. Kasi nga, ito yung top three disciples niya, sinasabi po natin, si James siya yung unang mamamatay, si Peter siya yung leader ng church, si John siya yung huling mamamatay. Kaya special ang revelation ng Lord sa tatlong ito. Kasi may special calling po sila. So minsan ganun na lang. Na minsan isipin natin, sino ba yung mga malalapit sa akin? Sino yung successor ko? Sino yung susunod sa yapak ko? Sino magiging susunod na pastor ng Horizon? Baka ito, tutukan ko at mga secret na tinuro sa akin ni Lord na hindi ko sinashare in public, sa kanya mo i-share. Tama? Kasi kailangan niya yun eh. Pero kung pagyayabang lang or what, eh, tapos building a reputation na sa totoo lang, is greater than your character. Maraming ganun, ha? So many people are great in reputation. Greater in reputation than their actual character. Kaya may kasabihan sila sa English, no? Sa ang lungkot, pero sabi nga nila, do not meet your heroes. Kasi when you meet your heroes, they will no longer be your heroes. Pero sana, no? May mga, mangilang-ilang tayong kwento na when you actually meet them, they're actually better in private than their reputation in public. Amen. Amen. Ako, badalas kong narinig mga tao who meet me, minsan nakakanood daw po sila ng mga YouTube, Pimans, mas gwapo ka pala in person. Okay, let's move on. Amen, ha? Secret heart. Amen. Pangalawa, pag-usapan po natin, sacred heart. This is not a Catholic teaching, ha? Sacred heart. Kung may secret heart, may sacred heart. Saan natin nakuha yun? Verse 10. Ang pakiusap ni David kay God ay ano? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. O guys, tingin muna kayo sa akin. Guys, may mga bagay po ba na at first of dati, hindi nyo sukat akalain kaya ninyong gawin? Both good and bad. Tingin ko, no? Let's say, prior to this, tanong mo si David, David, are you capable of raping someone? Are you capable of stealing someone's wife? Siguro sasabihin sa'yo ni David at the height of his, ano ha, nung sinusulat siguro niya yung Psalm 23, siguro sabihin ni David, of course not! And how dare you even? Pero nagawa niya. Nagawa niya. Na? Ang maganda sa mga bagay na hindi mo akalain o hindi mo naisip na kaya mong gawin, pwede rin yan sa good. Diba? May mga speakers po tayo na tumatayo na ngayon. Ang sabi na sa Pimans, hindi ko akalain, kaya ko palang tumayo sa pulpit. Hindi ko akalain, kaya ko palang mag-lead ng worship. Kasi ang daming tao ganun, diba? Hindi ko kaya umarap sa tao. Pero ngayon nag-lead na ng worship. Ngayon nag-preach na. Ngayon nagtuturo na ng maraming tao. So may magandang hindi ko akalain. Pero meron ding mga pangit na hindi ko akalain. May mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, pero yung evilness ng heart natin, yung wickedness ng heart natin, hindi mo pwedeng i-underestimate. David na to, ha? A man after God's own heart. Kaya ito, sipin nyo guys, eh. Parang hirap i-reconcile minsan, no? How can someone like David, na ano, at least 15 years, kasi hindi natin sure ilang taon siya in-anoint, some people say baka 15 years old, in-anoint siya ni Samuel, right? For the next 15 years, he lived as a fugitive. Nakayanin niya yun. Nakayanin niya na magtiis, tapos may dalawang beses, at least dalawa, pwede na niyang patayin sa Saul. Tama? Pero hindi niya ginawa. Yung mga tao nga niya, binubuyo na siya. Diba? Do it, do it, do it, do it. David, ayan na. Binibigyan na sa'yo ng Diyos yung kaharian.
Tapos nung hawak pa lang ni David yung ano, siguro yung spear, hawak pa lang, binitawan na agad niya. Sabi niya, no. Hindi ko kayang gawin to. Kahit ano pa, he is still the God's anointed. Until or unless God kills him himself, he is still God's anointed. Nagawa ni David to keep his hands clean. Pero kung kailan hari ka na, tapos lahat binigay na sa iyo ng Lord, left and right, lahat ang hiningi mo kay God. Tapos guys, ito pa, alam niyo ba yung kinonfront ni Nathan si David? Ano sabi ni Nathan? Tanungin niyo ako, ano? Sabi ni Nathan, David, ba't magkinuha yung hindi iyo? Sabi ni God ito, kung kulang pa, David, yung binigay ko sa iyo, humingi ka lang, ibibigay ko. Tama? Yun ang sabi ni God. Sabi ni God, kung kulang pa yung binibigay ko, hingiin mo lang sa akin, ibibigay ko. Pero bakit mo nakuwang kunin yung hindi iyo? Grabe, no? So nakapagtaka, di ba, na David na matiisin, David na man of God, David na sumulat ng Psalm 23, David na laging, sabi pa nga niya, Lord, test me on this. Test my integrity. Lord, kahit nagisingin mo in the middle of the night, hanapin mo, search me. You will not find any iniquity within me. Wow! Itong David na to, na at one time in his life, righteous in the secret areas of his life, committed a sin so blatant, so public. Tama? Who would have thought? O guys, ito, humble moment lang muna tayo. You and I, we are capable of worse things than you have ever thought. Can I have a sober amen on that? Yung totoo. Kala mo, di mo kaya magnakaw? Hindi. Kaya mo. Huwag mo isipin you're beyond stealing. Huwag mo isipin you're beyond committing adultery. Huwag mo isipin you're beyond committing murder. Kaya mo. Kahit dahil doon sa ganung klaseng tamang takot na Lord, nakatakot. Kinakatakutan ko, Lord, yung sarili kong puso. Bakit? Because the heart is deceitful above all things. Biro mo, I think ganito ha, prior to Psalm 51, David thought he already had a clean heart. Di ba? Sino magsusulat ng Psalm 23? Only a person who is clean of heart can write a psalm as beautiful and as deep and as spiritual as Psalm 23. Tama? Pero lurking beneath that heart is still a heart that's capable of great wickedness. Kaya dito, hingi na naman si David na Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Kaya guys, araw-araw pala po, no, hinihingi talaga kay God yung holiness. Huwag mo sasabihin na, holy na ako eh. Righteous na ako. Hindi. You're still capable of the worst evil. Huh? You're still capable of sinning against your Bathsheba or with your Bathsheba, whatever the case may be. Kaya kailangan pala araw-araw, no, talagang lalapit ka talaga kay God. No? Guys, kanina na nagpa-pray po kami, nag-share lang po tayo ng konting lesson. No? I shared with the few people who were here early this morning. Sabi ko, guys, hindi po mali. And as a matter of fact, tamang model ng prayer ganito. Before intercession is always consecration. Do not dare to intercede without first praying for yourself. Hindi po selfish yun. Humility po yun. Pag sa aming consecration, hindi po mali na, Lord, ako muna. Ako muna. Come on, pakisabi po sa katabi, ako muna. Amen. Sige, sabi niyo rin sa katabi, sige, ikaw muna. You get what I'm saying? Hindi pala mali yun. Hindi po mali yun. Na Lord, ako muna, Lord, ha? Create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Ako muna, Lord, ha? Kasi mamaya, assuming ako na pray ako ng pray for the nations. At tama naman, for missionaries. At tama naman, pray for those who are unsaved. Tama naman, pray for those na backslidden. Tama naman. Pero ako po pala muna, no? Diba may kanta, it is me, O Lord, standing in the need of prayer. Ako po pala muna. So, walang masama na una mo intercede, sarili mo. Nalalapit ka, Lord, nandito na naman po ako. A sinner, saved by grace. Lord, ha, as far as I know, wala akong
conscious na sin, pero Lord, create in me a clean heart. Because I might be like a David. I think, guys, ganito ha. Nung naglalakad si David sa penthouse, I think at that time, he thought he had a clean heart. I don't think David was looking to sin. I don't think so. I think David was so confident that he would not sin. Kaya wala siyang safeguard eh. Kaya guys, mas maganda nga yung alam mong hindi ka okay, tapos gwardyado ka, kesa yung akala mo okay ka na wala nagbabantay sa'yo. Amen? Nakakatakot yung naglalakad ka sa rooftop eh. Kasi walang guardrail eh. Walang boundaries. Walang accountability. Kita mo yung picture guys ha? David on top of his palace, the highest place in the whole of Jerusalem. Kita mo yung picture nun. That is a picture of a person na walang accountability. Yung taas-taas mo, nandun ka sa sarili mong trono, at walang nagbabantay sa'yo, no one is there with you, you and God, ayan naman tayo, you and God, baka nga nun sa rooftop, bago, prior to nakita ni David si Bathsheba, baka nga nagpe-pray siya eh. Pwede? Pwede, di ba? Kasi guys, huwag niyo isipin na si David, he was out there in the rooftop looking to sin. I don't think so. He was not looking to sin. Sin was looking for him. Eh, yun ang problema eh. Kahit hindi mo hanapin ang kasalanan, hahanapin ka eh. Kaya kailangan talaga every minute, every moment, guarded ka eh. Di ba? Lord, create in me a clean heart. Di ba? Kaya God is our vanguard and our shield. Okay? Guys, ingat ha, pag nasa tugatog po tayo ng tagumpay, baka mamaya nakatayo ka sa palasyo mo at walang nagbabantay sa'yo. Pakisabi sa katabi, matakot ka, bebe. Amen? Nakakatakot yung walang nagbabantay sa'yo. Tapos feeling mo indestructible ka, no? Feeling mo left and right, God is granting you victory. Nako, Bathsheba is lurking. Oh, again, I think Bathsheba here was the victim. No, so I don't wanna impute, you know, anything malicious kay Bathsheba. I think Bathsheba was an innocent party dito. Nagamit lang talaga siya ng demonyo as the instrument of temptation. But this is all about David. Okay, guys, nakuha na po natin. Napakahalaga to pray, Lord, create in me a clean heart. Amen po ba tayo dyan? Sino po sa atin, yun din ang cry ng heart niyo. Lord, sacred heart. Sacred heart. Ha? Hindi to prayer ng, you know, ng mga Catholic friends po natin. Ha? Para sa sarili po ito. Sacred heart. Na Lord, keep my heart clean. Keep my heart holy. Keep my heart pure. Kasi any minute, pwede po talagang bumagsak. Pwede po talagang bumigay. Na? Any moment, lahat tayo pwede magkaroon ng heart attack. Amen. Come on, pa-check yung BP. Hindi, tama, nag-gets, no? Dami sa mga relate tayo mga friends na may makaibigan buo ko, nagbabasketball, bigla nag-collapse. 20 plus years old, nag-collapse. Kala ng mga kalaro niya, nagjo-joke lang siya. Dito, hey, huwag ka ganun, huwag ka hindi nakakatawang biro yan, ha? Hanggang napansin nila, hindi na siya, parang naging blue na yung mukha niya. Tapos doon na nakita na, wala na siyang pulso. Dito na sa hospital, DOA. Grabe, no? Biglaan, no? No? Tayo, spiritually speaking, lahat tayo in danger of having a heart attack. Kaya lang, ang chance na lang talaga natin is, talagang, Lord, create in me a clean heart, Lord, ha? Ayoko i-assume na okay ako, ha? Alam mo yun? Di ba? Mahirap din kasi mag-assume, eh. No? Lord, ha? Oh, bantayan niyo po ako, ha? Lord, alam niyo yung wickedness ng puso ko po, di ba? Alam niyo what this heart is capable of, evil. No, kaya Lord, create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Na ito yung verse na ginamit po ng Lord sa buhay po ng Tatay Mans po ninyo, no? Talagang solidify yung holiness. Nakwento ko rin po sa inyo, no? Ito rin po yung verse na ginamit ni Lord para i-confirm sa akin na si Tatay Rafi po natin will be my pastor. Will be pastor namin ni Mami Rosana po ninyo. So that morning, bago kami, kasi may meeting po kami, may mentoring po kami with Pastor Rafi. Tapos that morning, nag-devotion po ako. Buti na lang devotion ako that morning. Na? First time ko in a year. Next na. Hindi naman po. So, the Lord brought me to Psalm 45:7. Natapos ko na po yung Psalms.
hindi ko na mabilang, I think more than 20 times, 30 times in my entire lifetime. Tapos ngayon ko lang po siya napansin, you love righteousness, hate wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. At pinakita nga po sa akin dito ng Lord yung dalawa. Na parang sinasabi sa akin ni Lord, Son, you cannot love wickedness without You cannot love righteousness without hating wickedness. And you cannot say you hate wickedness unless you love righteousness. So, kailangan pala two sides of the coin. Na? So, sabi ko, yes, Lord. Talaga nangusap po sa akin yan. And then, nung nag-meet kami, morning pa rin po yun, morning, I think, mga 10 o'clock, 11 a.m. So, nag-meet kami ni Pastor Rafi at guess what? Nasabi ni Pastor Rafi, bago tayo mag-meeting, share muna ako ng devotion. Nag-share siya ng devotion. Sabi niya, buksan niyo yung Bible niyo, Psalm 45. Nung nag-45 siya, parang yung bibig ko, 7. Parang gumanon po ako eh. Sabi niya, Psalm 45, parang ako na, 7. At totoo nga, sabi niya, 7. Tapos, nung ano, hindi ko nabuyuksan ang Bible ko. Walking Bible eh. Yan, kaya bangan ha. Kaya na heart attack eh. Na. Sabi niya, yun. Tapos, nung binabasa niya, minememorize ko. Because you love righteousness, hate wickedness, therefore God, your God, has anointed you above your companions with the oil of joy. Yun na. When nung nag-devotion si Pastor Rafi, I sense the Lord speak to me and say, He is your pastor. Kasi at to that time, wala akong pastor. I have a mentor, pero wala akong pastor. So, a few days, mahabang kwento, pero basta, just to end that story, a few days after that, I personally asked him to be my pastor, to be our pastor. Pastor namin ni Mami San Ninyo. Pastor po ng pamilya po namin. Amen? But ito po yung ginamit po ni Lord, no? So, tinuro po sa atin dito ng Lord yung principle of transformation. Ano yung principle of transformation? Embrace the virtue, love righteousness, but you have to hate the vice. Amen? Okay. Hindi to showtime, ha? Amen, ha? Okay? Hindi to about Channel 7 or Channel 5, na? Hate the vice until the virtue becomes a value. Hindi yung vice, ha, ang magiging value. Amen? Ha? So, lahat ng virtue may opposite na vice. So, mahalin mo yung virtue. Kunwari, truthfulness. Anong opposite ng truth? Lies. So, if you want to be a truthful person, you must embrace truthfulness, but you must hate all kinds of falsehood until truth becomes a value. Nakuha? O, kunwari, gusto mong maging on time, punctual. Ano kabaligtaran ng punctual? Tardiness. So, kailangan, mahalin mo yung punctuality, magalit ka sa tardiness. Pag hindi ka kasi nagalit sa tardiness, you will never be punctual. Until punctuality becomes a value. Gets? Come on. Am I speaking to somebody? Amen? Nakuha, ha? Yun po. Na? Sacred heart. Kaya tayo, sinasabi po natin, no? Righteousness attracts the favor of God. Totoo po yan. Na? Salvation is free. I know that. No? We cannot earn our salvation. Pero alam mo, pag kinapture mo yung puso ng Diyos, at ang puso ng Diyos ay kabanalan. Ang puso ng Diyos hindi po pag-ibig. Of course, God is loving. Pero ang heart, ang essence ng character ni God, hindi love. Ang essence ng character ni God, holiness. Na? So you are most like God when you are holy, or at least striving to be holy. At kung nakita ng Diyos na may gustong tumulad sa Kanya, no? Lagi natin sinasabi ganito, when you touch the heart of God, you move the hand of God. Kasi pag na-please si God sa'yo, ang language kasi ni God is blessing eh. Kahapon sa Ignite, pinag-usapan yung love language. No? Ang love language ni God, ang tingin ko ang love language ni God na pa-receive, holiness eh, obedience. Pero ang love language si God palabas, blessing. Oo eh. Sino sa inyo naniniwala si God mahilig talaga mambless? Nag-share po tayo kanina, Pastor Reggie, may nagtanong po sa atin, Pimans, naniniwala ba kayo sa prosperity gospel? ako naniniwala ako sa blessing. Hindi ako nagtuturo ng prosperity gospel, pero nagtuturo tayo ng blessing kasi all over the Bible, Genesis to Revelation, wala kang makita kundi God is a blessor eh. Amen? Come on, amen? Blessor naman kasi talaga si God eh. Kaya naman may daming times sabi ni God, Israel, di naman napansin?
na lagi kayong nagtatabi ng pera, walang natitira. Di ba? Build kayo ng build pero walang natutuloy. Hindi niyo ba alam? Kasi hindi ko kayo binibless. So, ibig sabihin, yung blessing, isa yung sign ng favor ni God. Of course, hindi lahat ng outward na blessing ay, ibig sabihin, favor ni God. Pero, isa sa sign ng favor ni God, outward blessing. Make sense? Hindi lahat ng outward blessing, favor ni God. Pero lahat ng favor ni God, meron talagang outward blessing. Meron po talaga. Hindi po talaga madedeny. Oh, parang ayaw po yata ninyo. Sige, akin na lang po. Come on. Sino po sa inyo gusto po ng blessing po ng Lord? Dahil favor po ng Lord. Amen? Na? Namuhay ka, ano mo nabubuhay ka, lumalakad ka na may righteousness, talagang attraction ka eh. Attraction ka sa blessing ni God. Hindi po ito law of attraction, new age yun eh. Hindi po ito law of manifestation, new age po yun eh. Pero hindi, pag lumalakad ka na may kabanalan, may katuwiran, you will find favor in the eyes of God. When you find favor in the eyes of God, you move the hand of God. Diba? Ganun po talaga si God eh, kung kilala po ninyo ang Diyos. Na? So, dalawang klaseng puso na po napag-usapan natin. Secret heart. Kumusta po tayo in the secret areas of our lives? Sacred heart. Araw-araw pala po, no? Never assume na we are not capable of sinning anymore. No. Kaya lagi pray natin, Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Pangatlong klaseng puso na binanggit ni David dito sa Psalm 51, satisfied heart. Satisfied heart. Amen? Na? Ito pong sabi niya. Verse 12, restore unto me, not my salvation, hindi nawala ang salvation ni David, but ang nawala ay ano? Kayo magsabi ng letter, yung kulay yellow. 1, 2, 3, go! Joy. Mas malakas pa po, no? 1, 2, 3, go! Joy. Amen? Kung kayo nagkakasala, tapos masaya pa, something is really wrong. Na? Pero ang salvation talaga, ini-enjoy. How many of you, you're enjoying your salvation right now? Amen? Hindi ibig sabihin, everything is going well, ha? Pwede, ang daming nangyayari sa buhay mo, left and right, diba? Pagsubok, left and right, pero ang hindi nawawala ay yung ano, yung kagalakan ng kaligtasan mo. Yes? Yes? Kung sino po sa inyo, right now, you are actually applying the joy of your salvation. Diba? Yung ang dami-daming pagsubok, totoo naman, di ka naman in denial, pero alam mo, pero bakit kaya mo pa rin umiti, kaya mo pa rin magpuri, kaya mo pa rin mag-worship? Bakit? Kasi nangingibabaw, na? Nangingibabaw ang kaligtasan. Na? Ang salvation, hindi po siya eraser. Hindi po yung, pag naligtas ka, lahat ng problema mo nawala. No? Hindi po siya eraser. Na? Pero para po siyang mga paper cup, di ba? Kahit ang light-light lang, pag tinapon mo, lagi lumulutang. Parang ganun ang salvation, eh, di ba? Hindi nawawala yung mga basura, sorry ha, no? Pero lumulutang at lumulutang siya, right? Hindi siya mabaon-baon, hindi siya malunod-lunod, laging lumulutang. Ang salvation dapat lumulutang. Amen? Pakisabi sa katabi, lumutang ka, bebe? Para iba po yan. Di ba? Dead weight, no? Kaya lumulutang, no? Ang salvation, lagi dapat nangingibabaw po ito. Yeah, ang rivers natin, nababatuhan, no? Na naapektuhan ng mga basura ng kasalanan, minsan hindi nga kasalanan natin, kasalanan ng iba, pero dapat lumulutang, nakikita pa rin po ng tao yung, ano, yung joy ng salvation mo. Guys, kasi yung salvation mo, hindi naman nakikita eh. Ang nakikita yung joy. Kaya kung wala kang joy, yung salvation mo, hindi talaga kita. Hindi talaga halata. Tama? Amen? Di ba? O, tignan ninyo yung katabi niyo. Halata ba na save siya? Hindi nga. Kasi paano nga masasabi na, paano mahalata? Hindi nga, yung joy. Yung joy ang proof ng iyong salvation. Nakuha? Salvation cannot be seen eh, but joy can be manifested. Na-share ko na po sa inyo ito. One time, pumunta tayo ng airport at nakita ko itong billboard ng, pasensya na, no? Hindi natin na-advocate yung pag-inom po, ha? No? Ito pong Johnny Walker, no? Sabi nga po natin, ang mundo, walang may offer, parang galing po nila mag-promote. Ang church, may offer, pero ang hina-hina natin mag-promote. Di ba? Kaya naglalabas tayo ng mas magandang mga reels at we don't make any apology for it. Hindi naman po talaga ito, ang church ginagawang marketing. Hindi naman ginagawang marketing. Pero ang church, kailangan naman kasi talaga i-market. Amen? Hindi mo i-market yung church. Eh yung mundo, minimarket nila yung produkto nila. Eh di sino ang bibili ng tao? Eh di syempre yung mundo, hindi dahil sa they have something, but because they
Parang ganito, na, yung mundo, they have nothing to say, but they know how to say it. Tayo, ang church, we have something to say, but we don't know how to say it. We don't know how to package it. We don't know how to promote it. Kaya ang Horizon, hindi po tayo nag-apologize na, ano ba yung Horizon na yan? Tatlong beses isang araw nagpo-post. Di ba? Hindi naman, kasi hindi na to principle ng secret eh. Yung secret, between you and the Lord yun eh. Pero ang church, kailangan talaga i-market. Ang church, kailangan talaga i-promote. Kailangan malaman ng tao na ang church, pang-pamilya. Kailangan malaman ng tao na ang church, safe place. Kailangan malaman ng tao na ang church, dito ang best na palakihin ang kanilang mga anak. Amen po ba tayo dyan? Oh. So, pero sabi ni Johnny Walker, buti pa si Johnny Walker, chapter 1, verse 1. Sabi po niya, hard work works, but joy works harder. Totoo? Di ba? Iba ang trabaho ng isang taong masaya. Ang taong hindi masaya, mabilang. Di ba? Oh, binibilang mo yung oras mo, binibilang mo yung ginawa mo. Pero kung masaya ka, pagtapos ng trabaho mo, tatanong ka pa, di ba? What can I do to help? Amen? Ang tawag doon, epal. Pero Kristiyanong epal. Hindi, amen? Joy works harder. Right? Ako, ang dream life ko, ganito. Masaya ako lumabas ng bahay. Bakit? Kasi enjoy ko yung ginagawa ko. Pero mas masaya ako umuwi ng bahay kasi pinakamamahal ko, pamilya ko. Kaya ako, I would say, with all honesty, I'm living my dream life. Hindi dahil ang yaman-yaman natin and everything, lahat ng prayer ko, sinagot ni Lord. No. Ang dami ko pang gusto. Daming mga hindi ko rin nakamit. Pero I would say, I am blessed. Bakit? Araw-araw, pagising ko, masaya ako. Masaya ako lumalabas ng bahay kasi gusto ko yung ginagawa ko. Mahal ko kayo. Ay, mga Horizon Manila pala. Mahal ko po kayo. Ay, salamat sa tatlo na nagmamahal pabalik kay Pimans. Mahal ko kayo, mahal ko ang church, mahal ko ginagawa ko, sobrang gusto ko itong ginagawa ko po. Ito. Sama, minsan, kinukurit ko ang sarili ko, sabi ko, I can't believe it. Binabayaran ako ng church para mag-devotion. Binabayaran ako ng church para gumawa ng sermon. Hindi nila alam gagawin ko ito kahit na libre. Ay, sana hindi nila narinig. Binabayaran ako ng church para mag-pray. Di ba? Grabe, no? This is my dream life. Pero pagtapos na ang trabaho ko rito, gusto ko na rin umuwi. Kasi namimiss ko na si Mami Sanyo. Diba? Namimiss ko yung other members of the family. Namimiss ko yung mga anak ko. Yung mga aso, honestly, hindi ko namimiss. Lalo yung mga pusa, mas hindi ko namimiss. Oo. Yung mga intruder po kami sa bahay, that's another topic for another time. Amen? You know, you can't have everything in life. You know, you can have much, but not everything. You know? But ako, inisip ko, who am I to complain? Right? Kahit na may pusa kami, who am I to complain? Hindi ko alam bakit kami may pusa sa bahay, pero you know, 90% ng life ko, I love. I love what I'm doing. I love the church that I'm in. Hindi, totoo. God could have sent me to other churches, pero grabe, sobrang mahal ako ni Lord, dinala niya ako sa Horizon. Yes? Kayo ba? Masasabi ba niyo sobrang mahal kayo ni Lord kaya si Piman sa ginawa niyang pastor ninyo? Yes. Amen. Sana nga, no? Hindi, totoo, no? Iba. Ang dami kong mga problema, syempre. At karamihan ng problema ko, problema rin ng iba. So, totoo, walang perfect church, daming struggle. Diba? Pero sa totoo lang, ang saya-saya ko. Kaya nga, pagkukunin na ako ni Lord, dami ko pang gustong gawin, pero kung kunin ako ni Lord, mamamatay ako nakangiti. Na? Kasi, sobra eh. Itong naranasan po natin, itong binigay ng Lord, this is more than I have bargained for. This is more than I deserve. Na? Sasabi ko kay God, Lord, yung pinaranas niyo po sa akin, sobra-sobra na po ito eh. Anything else po in the next 10 years, bonus na lang po. Amen? Pero mamamatay po ako, wag po, don't cry for me, Argentina. Na? Pag ko na namatay ako, hindi ko nakita yung actual na pag-start ng bahay simula. Namatay ako, hindi ko nakita yung apat na churches na plant. Pero in my heart, para ako si Joseph eh. Alam mo si Joseph, namatay siya, di ba? Tapos sa bilin niya, sabi niya, mga anak, pagbalik ninyo sa Israel. Alam niya eh. Babalik ang Israel sa Israel. Kaya pagbalik niyo sa Israel, ha? Huwag niyo iiwan yung mga buto ko rito, ha? Oh, do ginamit tayo ni Lord dito sa Egypt, pero hindi tayo Egyptian. No? Babalik kayo ng Lord sa lupang ipinangako niya. Ako ganun din eh. No? Pag ginawa tayo ni Lord, alam ko, mapufulfill. No? Pero sobrang galak, sobrang saya. No? So, sa totoo lang, I like to think,
masipag ako, pero hindi naman talaga ako masipag. Masaya lang po talaga ako. Amen? Now, I like to think, baka isa ako sa pinakamasipag sa pastoral staff. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga tayo masipag. Sobrang gusto ko lang po kasi itong ginagawa ko. No greater boss than God. No greater thing to do than ministry. Totoo, serve God, serve people, sobrang joy. Sobrang privilege, di ba? Ang highest calling para sa akin, preaching. Sorry sa iba. Okay, di ba? Bias ko yun, no? Ang highest calling para sa akin, to preach God's word. Anong mas sacred pa po dun. I get to do it almost every Sunday. Binabayaran niyo pa. Masaya na. Bayaran niyo ako. Amen. Sobrang saya, di ba? Guys, no, ano kaya itsura ninyo once you really start enjoying your Christian life? Di, totoo ha? Ano kaya kung minahal ninyo, kung na-enjoy ninyo mag-pray? Yung hindi kina, kung dumating sa time na hindi na tayo napipilitan mag-pray, hindi mo na kailangan i-drug sarili mo mag-church, ano kaya yung sobrang kaligayahan mo na, uy, bukas, Sunday na, na sobrang kang excited. Alam mo yun? Yung pagpunta mo rito, nag-ano ka pa, nag-hop, skip, and jump. Ay, walang ganun, ha? Marami sa atin pagpunta ng church, parang gumpunta ng lamay. Hindi, totoo, di ba? Pagpunta ng party, ang saya-saya, pero hindi na, di ba? Sabi ng psalmist, no, I was glad when they say unto me, let us go to the house of the Lord. Sana ganun din po tayo, no? Ikaw kasi Muslim mo, glad ka eh. Kaya kaya mo mag-invite ng others na may gladness din po. Amen? Ano kaya kung sobrang enjoy ninyo magbasa ng Bible? Ano kaya? Amen? Come on, pakitapik yung katabi, pakasabi, ano kaya? Di ba? Ano kaya kung sobrang enjoy ninyo yung discipleship, kahit na masakit? Na? Ano kaya sobrang enjoy natin mag-share ng gospel? Right? Ano kaya? If only I had joy in my heart. Na? Bigyan ko ng konting theology of joy. Na? May nakita akong tatlong level ng joy. Na? Joy, sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine. Pero meron din po pala sa Bible na fullness of joy. May degree po talaga pala siya, no? May level-level po talaga, no? Sabi po dito, no, John 16:24, sabi ni Jesus, no? Guys, ito, tingnan niyo po ito, ha? Si Jesus, sobrang saya niya sagutin yung prayers natin. It is what makes His joy complete. Ayaw niyo maniwala? Ito, sabi niya, until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full. Joy ng Lord, sagutin yung prayer natin, tayo, joy naman din natin na makatanggap ng gift mula sa Lord. O, amen po ba tayo dyan? Guys, pag hindi ka nagpe-pray, hindi ko sasabing masama kang tao, pag hindi ka nagpe-pray, hindi mo maranasan yung fullness of joy. Tanong naman ninyo ako, bakit? Kasi may mga bagay hindi ibibigay ni God hanggat hindi ka nagpe-pray. Gets? May mga bagay po sa theology, tawag natin common grace. Pag sabing common grace, kahit na hindi mo pinagpray yung ulan, uulan. Kahit na hindi mo pwede na umaraw, aaraw. Common grace. Pero may mga bagay na, pag hindi mo hiningi, hindi mo makukuha. So hindi po tayo na, Lord, mangyayari naman ang anong gusto mo eh. Ano may mga ganun na ano? Hindi na po siya, ano eh, hindi na po siya sovereignty of God eh. Fatalism na po yan eh. Di ba yung ayaw mo gawin yung part mo, tapos Lord, kung mangyayari, mangyayari. O for example, pagkukunin ako ni Lord, kunin ako ni Lord. O, ayaw mo mag-ingat. Tama ba yun? Hindi, kung kunin mo, oras ko na. Mali. Baka mamaya, hindi ka nag-iingat. Pag abot mo ng langit, sabi ni Lord, duh! Pero mag-inulat mo si Lord. Pakisabi nga sa katabi, huwag mong gulatin si Lord. Mga iba sa inyo, kinuha na ni Lord. Baka pati si Lord sa langit, angel, liga. Ba't nandito na to? Di ba, 2035 pa mamamatay to? Bakit 2024 pa lang patay na? Pati yung angel eh. O nga, Lord, hindi ko rin po alam eh. Hindi mo pa pala oras? Hindi, totoo, di ba? And of course, syempre, mga ganun. Pero dito nakita ko po, no? Lord, may mga bagay pa lang hindi ko makukuha pag hindi ako nag-pray, no? Kaya pray lang ng pray. Kung di nyo kalooban, di wala. Pero, ano yung mga bagay kaya na I am depriving myself of God's power simply because I do not pray? Kaya, I say this lovingly, ha?
iba sa inyo, kaya hindi nyo maranasan yung fullness of joy, ayaw nyo kasi mag-pray. Ayaw nyo mag-pray. Hindi totoo. Hindi nyo alam, meron talagang power ang prayer eh. Meron talagang sagot sa prayer. Mamayang hapon, hindi pag-uusapan po natin, mamaya ha, yung pleasing God. Na? Kung gusto nyo bumalik po kayo. Na? Basta makikinig kayo, ha? Okay? So, pero, yun po eh. Na? Hindi tayo fatalistic na. Ang, kung ano gusto ni God, yun naman matutupad. So, sige na, kesera-sera. Whatever will be. Wala po sa Bible yun. Amen? Ang sa turo natin, may sovereign will si God, may mga mangyayari sa ayot mo gusto. Pero maraming bagay sa buhay natin, sabi ni Lord, you do not receive because you do not ask. Pero you know what? If you ask and you receive, your joy may be full. Ayaw niyo ba ng fullness of joy? Yung saya na pinag-pray mo, tapos binigay ni Lord. Di ba iba yun? Di ba na alam mo, Lord, talagang grabe po, ano, talagang totoo po talaga kayo sa inyong salita, ano, totoo kayo sa inyong pangako. Pero mo, pinag-pray ko, nangyari. Eh, kaya nga sabi ko sa inyo, guys, mo, nag-pray kayo specific. Bakit? Para hindi masabing coincidence. O, hindi masabing chamba. Specific mo. Kung nang humingi ka ng kotse, Lord, bigyan mo ko ng kotse. Gusto ko po. Sabihin mo yung pangalan. Sabihin mo yung model. Sabihin mo pati ano, plate number. Di, para, di, baka hindi na yata, hindi na, baka hindi na ano yun, ha? 666, mga ganun, di ba? Oh, may sa demonyo talaga tayo, eh, no? Hindi, talaga, di ba? Yung pinag-pray mo, tapos specific, tapos binigay ni Lord specific, kung ano, chamba. Hindi, yun mismo hiningi mo, eh. O, oh, iba sa inyo. Guys, magpe-pray ka ng boyfriend, pangalanan na ninyo. Come on, pakisabi sa mga katabi niyong single, claim it, bebe. Okay na mo, ba? Ayaw, ayaw. Eh, di wag. Kung masaya kayo sa pagiging single, edi sige na. Amen? Eh, di ba? Pero mga iba, kung pakinig-kinig po, di ba? Kung ibibigay ni Lord, hingiin mo kasi. At kung sino gusto mo, pangalanan mo. Lord, pwede po ba siya? Sabihin mo na, oh, sino, sino? Si Jeff? Si Bart? Hindi, ito, hindi na pwede si Jan-Jan. Malapit na yan, malapit na yan. Hindi, totoo. Di ba? Of course, huwag yung mga may asawa na, ha? At huwag yung hindi pa Christian. Ay, okay, nanahimik na naman, Lord. Yan naman po tayo. Balik na naman sa dating mga ugali namin. Oo. Hingi mo, hindi naman Christian. Siyempre, ayon sa kalooban nga ng Lord. Kulit nyo talaga, titirisin ko kayo, eh. So, ito, complete joy. Ano, tinan nyo? May level pala talaga ang joy, oh. 1 John 1:4. Sabi ni John, no? Joy pala ni John. Alam mo ano yung joy niya? Sabi niya, I have no greater joy than to see my children walking in the truth. Wow. Alam mo yun ang kaligayahan namin mga pastor, sa totoo. Yung minsan kami, okay na kami. Hindi naman sa yabang, no? Siyempre, dami rin namin mga kailangan. Pero ibig sabihin yung kami, parang, okay na, Lord, diba? Okay na yung walk namin ni Lord, diba? Hindi naman tayo pinapabayaan ni Lord. Pero iba yung joy pag nakita namin kayong mga anak namin sa spiritual, yung nakita namin lumalakad kayo sa kalooban ng Diyos. So, amen po ba tayo dyan? Guys, gusto niyo ba maging source of joy kayo ng mga pastor niyo? Ay, wala na naman po, Lord. Ulit, umiyak ko na second chance. Guys, ayaw niyo ba maging source of joy ng mga pastors niyo? Ng mga leaders niyo? Di ba? Oo. Pag lumalakad kayo na may katuwira, may kabanala, nag-grow kayo. Di ba? Sobrang joy ng mga leaders ninyo. Yung sabi ni John, sabi, I write these things to you, so that our joy may be complete. No? Minsan nakakaano isipin, no? Merong joy galing kay God. Pero guys, huwag kayo mga gano'n dito, huwag kayo ma-stumble. Ha? May joy pala talaga galing sa tao. Huwag kayo ma-stumble. Ha? Kasi minsan napaka-spiritual natin na basta ako, ang joy ko galing sa kay God. No, no, no. Don't deprive yourself of the joy of discipleship. May heartache bang discipleship? Yes. Oo naman. Oo naman. Pero, diba, ang sabi ko ganito, ang ministry, ang discipleship, pag masakit, walang kasing sakit. Pero kung masaya, walang kasing saya. Diba? Pag nag-backslide, diba? Pasag talaga puso mo eh. Pero pag nakita mo nag-grow, tapos lalo na kunwari, pag one day, sabi siya, Nay, Tay, tinawag ako ni Lord magpastor, tinawag ako ni Lord magmisyon. Alam mo yun, o kahit na hindi nga full-time eh, nakita mo lang na lumalakad sila, na ayon kay Lord, nag-asawa ng maayos, nagkapamilya, maayos, di ba?
makita mo lang ayos ng buhay nila. Ikaw as a spiritual father, as a spiritual mother, iba yung joy eh. So guys, ganito ha, may joy na galing kay Lord, period. Amen ba tayo dyan? Pero may joy na prayer. May fullness of joy na hindi mo mararanasan pag hindi ka nagpe-pray. Kasi may mga blessing na nireserve ang Lord para lang sa mga nagpe-pray. Pero guys, pangatlo, merong complete joy na galing lang sa discipleship. Pag hindi ka nag-aalaga ng anak, hindi mo maintindihan, like yesterday lang po, share lang po natin mabilis. Yesterday we had our Ignite. For me, personally, it was our best Ignite yet. Ang lahat ng Ignite natin, baga sa baseball, home run. No? Pero sa akin parang, wow, ang ganda nung kagabi. No? Anyway, so, nung nagsishare si Ate Tess, Leona, nasabi niya, si Pastora Diggs na po pala nagshare. Nung nagshare si Pastora Diggs, nasabi niya, alam naman niya, mahal siya ng mama niya, alam siya ng papa niya, pero nung naging magulang na siya, dun lang niya naintindihan, pwede pala na alam mo, pero hindi mo naintindihan. Iba yung naintindihan dahil sa karanasan. Di ba? Yung misa yung you have to be here to really appreciate it. Parang Disneyland. May nakikita na tao, the happiest place on earth. May kita mo, oh, siguro masaya nga dyan. Kasi nakita mo yung mukha ni Mickey. Si Mickey Mouse hindi sumisimangot eh, no? Okay. Kaya yung happy. Pero iba pala pag nandun ka na, no? Pag nandun ka na, di mo maramdaman na para ka pala talagang bata. 50 years old ka na, nag-roller coaster ka pa. Di ba? Pasiga, wee! Hindi. Bagi ka, wah! Anyway. May ganun pala, no? Hindi, totoo. Masakit ang discipleship. Ha? Masakit, oh, may heartbreak talaga, may tears, may grabe, may pain. Pero pag yung disciple mo naman, nagpatuloy, tapos hanggang ngayon, nakita mo, nagpapatuloy, naglilingkod kay Lord, grabe, iba. Yung parang, it makes everything worth it. Amen ba yung mga nagdi-disciple? Amen. Salamat sa kalahati na nagpapatuloy, mag-disciple. Tapusin na po natin to. Apat na klaseng puso. Secret heart, sacred heart, satisfied heart. How's your joy? Na? And pangapat, servant heart. Kita niyo, babalik at babalik talaga tayo rito. No? Psalm 51 verse 12, sabi ni David, uphold me with a willing spirit. Na? Again, iba talaga yung gusto mo. No? Yung sinasabi po natin, iba yung ginusto mo, yung gusto sa'yo ng Diyos. Huwag ka na may pag-away kay God. Huwag na kayo makipagtalo. Kundi kung may sinabi sa'yo si Lord, tapos parang ayaw mo, sabi mo na lang kay God, Lord, give me a willing spirit. Di ba? Give me a willing spirit. Ganun na lang, kaysa yung magtatalo pa kayo, Lord, ayoko, tapos magbabargain pa kayo. Sabi, Lord, punta ka na Africa. Lord, baka pwede naman, dyan na lang sa tabi-tabi, Hong Kong na lang. Hindi, kung na Africa, Lord, naku, yuko po dun. Kung mainit na nga sa Pinas, paano pa kaya sa Africa? Uy, baka mas malamig na sa Africa ngayon, ha? Kesa sa Pilipinas. Amen? Ha? Ang Pilipinas talaga on fire. Ano klaseng fire, ano? Ewan ko ba? Anyway. Pero kung kunyari lang, diyan ka talaga sinesend ni Lord. Lord, yan ba talaga kalooban niyo? Huwag ka nang makipag-bargain. Sabi mo na, Lord, sige, give me a willing heart. Nagugustuhin ko po yung gusto po ninyo. And then tingnan niyo, verse 13, talagang matatapos, no? Lahat na nagsimula kay God, hindi natatapos kay God. Lahat na nagsimula kay God, matatapos lagi sa paglilingkod sa tao. Pansin po talaga ninyo, no? Yun talaga ang pattern ng scripture, eh. No? Kaya hindi talaga pwede ng Christianity, kayo lang ni God. Hindi, eh. Kasi kung talagang kayo lang ni God, isi-send ka ni God palabas, eh. No? Kahapon nga lang, sinare din po natin, you are a chosen generation, a holy nation, no? Na ano daw, to proclaim the praises of Him who called you out of darkness and into His marvelous light. See, ano daw? Ano daw ang calling ng ano, even yung chosen generation? Ano daw ang calling ng royal priesthood? Hindi pa lang lagi sa temple? Lalabas ka rin? Pakisabi ko sa katabi niyo, lumabas ka, bebe. Amen? Di ba? Mga ibang labas na labas na. Sige, mainit sa labas. Kita mo, then I will teach transgressors your way and sinners will return to you. So guys, napaka-simple, di ba? Basic, pero kailangan talaga banggitin. Kasi nasa passage, intimacy always leads to ministry. Can I have an amen on that? Amen. Intimacy always leads to ministry. O guys, ano na po natin, ha? Yung journey of intimacy. Okay? Again, intimacy po yung topic natin, ha? Saan nagsimula? In the secret areas of your life. Kumusta ka in secret?
Kumusta yung secret life mo? Yeah, alam ko may secret life ka. Huwag mo na iano, huwag ka na makipagtalo sa akin. May secret life ka. Lahat tayo may secret life. Okay? At in and of itself, hindi siya mali. Pero ang tanong, kumusta yung secret life mo? Sikreto ba ito na punong-puno ng good works? O sikreto ito na punong-puno ng mga kasalanan? Mga bandage, mga hidden sin? Ha? Pero from the secret areas, sacred life. Holiness, righteousness. Ha? And then, how is your joy? Kumusta ang galak mo sa Panginoon? Na? Kumusta ang galak mo sa mga pinapagawa ng Lord? And then, it leads to service. Pambihira yung intimacy, hindi lang pala prayer. Di ba? Minsan, again, huwag natin limitahan yung ang lawak-lawak. Kasi ang salita ng Diyos, ang lawak eh. Hindi nga lang malawak, malalim pa. Yes? Kaya huwag tayong, minsan, for the sake of simplicity, ginagawa natin yung simple, di ba? Para hindi sobrang complex, para maintindihan kahit ng mga bata. No? Pero huwag yung simplistic, huwag yung shallow. So, ang totoong intimacy pala, hindi yung prayer lang, kundi ano, maayos yung secret life mo, maayos yung secret, yung holiness mo, meron kang joy, at naglilingkod ka kay Lord. Yun pala talang totoong intimacy. Hindi mo masasabing intimate ka, wala ka nitong apat na S. No? O pwedeng meron ka apat na S, pero lahat bagsak. Hindi maayos ang secret life, hindi maayos ang sacredness, walang satisfaction kay Lord, complain ng complain, tapos hindi rin naglilingkod kay Lord. Pero ang totoong intimacy pala po, ang totoong malapit sa Diyos, maayos ang secret areas, merong kabanalan, sacredness, merong kagalakan, joy, at naglilingkod sa Diyos at sa tao. O, amen po ba tayo dyan? Kamakaman, amen po ba tayo dyan? O guys, tapusin po natin to. No? We will come full circle. Okay, let's go full circle. Kasi tapos na po ng, this is the last of our Teach Us to Pray series. No? And balikan ko lang po ulit. No? So guys, ito po yung ginawa po natin. We started March 17, tapos today is April 28. No? So ang bookends po natin, di ba sabi po natin, prayer, generally speaking, can be categorized into three. No? Ano ang prayer? Intimacy with the Lord, integrity of heart, and interceding for others. Okay? So, ginawa po natin, intimacy nung simula, intimacy din po ngayon sa dulo. Yun ang ginawa nating bookends. Kung meron sa inyo nakaalala, which medyo duda ako, na, March 17, ang big idea, sorry, balik nga natin yung ano natin. Ito si John Paul, sinasabotahe ako. John Paul, hello. Kamusta si Taylor Swift? Amen, ha? Okay, sige. Sige, ako na uli. Okay na ito, ha? Yan. Ang big idea po natin ng March 17, our heart, his home. Tama? Okay? Para pwedeng sabihin ganito, medyo makapal ang mukha, pero biblical naman. Saan nananahan ang Diyos? Sa puso mo. Amen? Di ba? Parang minsan yung mga pakyut natin, oh, saan ka nakatira? Sa puso mo. Corny. Pero ito, totoo, di ba? Hindi, kasi di ba sabi ni Jesus, sabi niya, ikaw ah, sabi niya, if you are pleasing to God, diba? If you obey God, sabi niya, the Father and I will make your heart our dwelling place. Uy, sinabi ni Jesus yun, ha? How many of you see Jesus napaka-sweet? Totoo. Napaka-sweet ni Jesus. Na? Gaya ng Holy Spirit, He comes as a wind, as a fire, pero merong sweetness ang Holy Spirit. Malambing ang Holy Spirit if you kinda really get to know Him. Guys, baliktarin natin. Pag binalik, hindi lahat ng bagay pag binaliktad mo, tama pa rin, eh, no? Pero ito, tignan natin. Baliktarin kaya natin. O, sige. Kung kunyari lang, ginawa natin. Our home, His heart. Tama pa rin? Tingin ko tama pa rin, di ba? So, tamang sabihin, biblical sabihin na, ang Diyos nananahan sa puso natin. May Bible verse dun, eh. At totoo naman, ang Holy Spirit nasa atin, eh. Di ba? Kaya pag tinanong, nasa si Jesus? He's in my heart. Totoo yun, eh. Pero tama rin ba na sabihin, o ikaw, anak, saan ka nakatira? Sa langit. Pakisabi sa katabi, sumalangit na, wa? Amen? Dito, pwede rin, ano? Saan ka nakatira? Kay God. For example, wala sa passage, Psalm 91. Di ba? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Tapos ang picture nun ay parang eagle na ikaw yung iglet, tapos nandun ka, nananahan ka, di ba? Sa, di ba sabi niya,
yung pinions daw niya, yung feathers daw niya, yun ang shelter mo. Di ba? Tapos sabi niya, because you made the Lord your dwelling place, God will not allow any evil to come near your tent. Grabe, di ba? Kasi ang Diyos hindi nagkakasakit dahil ikaw nakatira ka sa presensya ng Diyos, hindi ka nagkakasakit. Ay, ganun eh, di ba? May mga ganun na, may mga bagay pala talagang exempted ako. No? Hindi lahat, pero may mga bagay na hindi allow ni God mangyari sa'yo kasi saan ka nakatira? Sa presence ni God. Grabe, no? Saan nakatira si God? Sa puso mo. Ikaw, saan ka nakatira? Sa puso ni God. Tama? You can't get any more intimate than that. Tama? Na? Kaya, pero hindi yan ang big idea natin. Ha? Pinakita, introduce ko lang muna yung idea na yun sa inyo. Okay? Na? So ito yung actually totoong big idea po. Ito, may blank ba tayo dito? Sige, sulat lang ninyo kung may fill in the blanks. Ha? Now, we are closest to the Father when we are most like His Son. Yes? Na? Integrity yun eh. Integrity yun eh. Hindi ka kasi, di mo kayang manahan sa presensya ng Diyos na may kasalanan. So, pag lumapit tayo kay God, laging, of course, forgiven ka, pero ilagi ka rereme, anak ha, there's something that breaks our fellowship. Na? So, sasabihin sa'yo ni God, no? Anak, ayusin mo to, ayusin mo yan. Ha? Di kita pinapagalitan dahil galit ako sa'yo. Na? Kundi, tinatama kita. Ha? Kasi gusto ko maging katulad ka ni Kristo. Pagkatulad tayo ni Kristo, wala pong hindrance sa pagiging malapit natin sa Diyos. So, amen po ba tayo dyan? Kaya kanina pa po natin sinasabi, and this is where we'll close. No? Ang big idea natin is simply this. True intimacy is true integrity. Tama? True intimacy is true integrity. Amen? Don't fantasize. Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo na kaya niyong maging malapit sa Diyos na hindi ka namumuhay na may kabanalan ng may katuwiran. Can I have an amen, Horizon Church? Amen, ha? So, yun po yun, ha? Condition ba siya? Ito yung tanong. Condition ba siya? Yes and no. Kasi again, ha, pag binaliktad mo, tama pa rin eh. Na? Kasi, balikan rin natin. True integrity is true intimacy. Tama pa rin? Tama pa rin eh. Kasi nga, pag alam mong mahal ka ng Diyos, kaya gusto mo magbago eh. Hindi ka nagbabago to earn. Tama? Hindi mo kasi ma-earn yung love niya eh. Pero nung nalaman mo na, God loves me naman pala talaga eh. God loves me at His best even when I am at my worst. So, might as well be at my best. Kasi yun ang mag-aano sa'yo eh. Na, grabe naman tong pag-ibig ng Diyos. Diba, God demonstrates His love towards us while we were still sinners, Christ died for our sins. Yung pag naintindihan mo yun na, wala akong ginawa para maano yung salvation. Wala akong ginawa para i-earn yung love ni God. Wala akong magawa para i-earn yung salvation. Pero minahal ako ng Diyos. Niligtas niya ako. Namatay siya sa krus. So dahil dun, di ba, grace is the greatest motivator to live a holy life. Kaya parehong tama eh. Tama na in one way na yung integrity, ito yung daanan papunta kay intimacy. Tama? Baga para pumunta dito sa horizon, kailangan dumaan ka ng 28th Avenue. Kahit saan ka nang galing, dadaan ka ng 28th Avenue. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Kahit galing ka ng Pitwason, galing ka ng Aurora Boulevard, dadaan ka ng 28th Avenue. Yun ang daan. In a way, tama eh. Pero in a way, tama rin na kahit binidiktad mo na ano, pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, yun ang magkocompel sa'yo eh, na Lord. Ano, mahal mo ako, grabe, no? Dahil mahal mo ako, Lord, ayaw na rin kitang saktan. Di ba? Gusto ko na po magpakahayos. Gusto ko na maging katulad po ninyo. Di ba? Kasi, siyempre, pag nandiyan ka sa presence si God, nararanasan mo yung fullness eh. Di ba? Iba kasi, kung yung joy nga may level-level, ako niniwala ko, integrity, ang intimacy may level din eh. Di ba? Kaya nga sa temple, merong outer court, diba? May inner court, pero meron pa palang holy of holies. Eh baka iba sa atin, nakontento na na, oh, sige, dito lang ako 3 months, okay na ako, outer court. Diba? Yung masulyapan lang si Lord, okay na. No. Si Zacchaeus nga, masulyapan lang si Jesus, okay na eh. Pero hindi okay kay Jesus na masulyapan lang siya. Guys, ayaw ni Jesus, sinisilip-silip mo lang siya. Kaya ano sabi ni Jesus sa'yo? Zacchaeus, come down. I must stay in your house today. Ano po, pag-relasyon ka kay Lord, hindi pwede yung silipan. Oh, silip. Kahapon, may kwento rin si Coach Chris na nung bata pa daw yung mga anak niya, sumisilip daw siya. Talaga, naninilip talaga.
So pumunta daw siya minsan sa school ng mga anak niya. Sisilip lang. Sisilip lang. Tapos parang pag na-ano siya ng anak, si dad ba yun? Tapos may pag-uwi, dad, dumaan ka ba ng school? Kasi parang nakita kita sumilip eh. Oh. Pero ang relations kay Lord, hindi pwedeng silip lang. Oh. Oh guys, nasilip mo na ba si Lord? Iba sa atin, alam mo, check-in lang. Oh. Hi Lord. Okay, attendant. Okay, Lord ah. Diba? Manrik Tan Pascual, present. Tapos off na ulit yung Zoom. Ay, maraming estudyante nakarelate. Even, hinintay lang tawag yung attendance, no? Tapos off na ulit yung camera. No? Mga iba sa atin, ganun lang eh. Nag-check lang attendance eh. Sabi ni Jesus, sa kayo, kung gusto mo magpag-relasyon sa atin, hindi ka makipag-relasyon sa akin na dyan ka sa puno, nandito ako. No? Gusto ko proper relationship. Ha? Imbitahan mo ako. Hindi, imbitahan ko na sarili ko. Punta ako sa bahay mo, sa caves. Ha? Eh, Lord, ako madaming porn doon. Hindi, sige na. Sabay natin linisin. Ha? Pagdating natin sa bahay mo, sabay natin linisin yung mga kalat. Okay lang yun. Ha? Sa kayo, I already know the worst about you. And I will always love you at my best. So dahil nakita ni Zacchaeus, titira ka sa bahay ko, ano sabi niya? Lord, kung meron akong ninakawan, ibabalik ko, ano? Ilan yung babalik niya? Four times ba? Four times. Kasi sa kanila, twice lang eh, sa law. Kapag ninakaw ka, papasuli sa'yo ng judge, doble ng ninakaw mo. Si Zacchaeus, times four. Eh kung dami niyang ninakawan, di bankrupt na siya. Pero yung sabihin, okay lang kay Zacchaeus yun. Kasi, nakita niya na, ganun ba ang pag-ibig ng Diyos? Kung ito ang pag-ibig ng Diyos, then I'm all for it. Kahit mawalan ako ng pera, I'm all for it. Na? Kasi si Zacchaeus, I think he never had a visitor in his house. No one wants to be with him. Magnanakaw siya eh. Pero si Jesus, gusto siyang makasama. Amen. Sino sa inyo niniwala, gusto kayong makasama ni Jesus? Amen. Sa langit. Pati dito. Mga iba, natakot na naman, no? Pati dito. Amen? Ha? Amen, ha? So, i-ano po natin yan, ha? No pressure. Huwag niyo ipapressure sarili niyo into loving God. If it's a pressure, it's not love. Na? Ang love, dapat organic po yan, ha? So, yan lang yung isipin natin. Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos, pasulyap-sulyap ka lang. Ayaw ng Diyos, pasilip-silip ka lang. Ha? So, gusto ng Diyos, anak, kung may pagrelasyon ka sa akin, gusto ko maayos, ha? Punta ako sa bahay mo, ha? Tira ako sa puso mo. And ikaw, tira ka na rin sa puso ko. Na? So, ang address ni Jesus, puso mo. Ang address mo, puso ni Jesus. Yan ang totoong kapuso. Amen. Hindi, totoo. Nag-gets mo? Si Lord, pag nagpag-relasyon ka, puso eh. Puso eh. Hindi religion eh. Hindi yung check attendance. Oh, matay ka ba lang sa'yo? Oh, nag-devotion ka na ba? Hindi checklist eh. Hindi requirement eh. Puso sa puso. Amen. O sino po sa atin mula po ngayon, gusto na po talaga ng puso sa puso na relasyon sa ating buhay na Diyos. Amen? Come on. O tayo na po tayong lahat. Worship team, come. Iiwan ko na sa inyo kung ano nilagay ng Lord na final song po sa atin. But can I just pray for each and every one of us as we end this series, ha? Series lang po ang natapos, ha? Pero yung learning natin, nagsisimula pa lang po tayo. Yes? Ha? Nagsisimula pa lang po tayo, ha? Let's remain humble. Pwede po ba yan? Let's remain humble. Pray lang po natin itong Psalm 51 and give me the honor to pray on your behalf. You can pray it. Mag-amen lang po kayo. Mag-agree kayo sa prayer na ito. Amen? Okay? Sige, let's come. Lord, like David, we want to come before you and we want to pray Psalm 51 over our lives. Number one, Lord, oh God, help us, Lord, that in the secret areas of our life, this is pleasing to you. This is honorable to you. Lord, yung walang nakakaalam, walang nakakita, may we be good in public, better in private, but best in secret. Lord, tulungan ninyo kami to keep some good secrets. Lord, hindi lahat ng mga ginagawa namin magaganda, kailangan i-share pa sa iba. There will be some for the purposes of testimony, for the purposes of being an example and model, kailangan i-share. At dapat i-share. Pero Lord, may mga bagay siguro, Lord, atin na lang po. Kasi hindi naman namin siya ginagawa para mapurihan ng tao, para mapalakpakan ng tao. We do it to bring you pleasure. We do it to bring you joy. We do it to honor you, O God. Kaya Lord, we pray, Lord, maging maayos po kami. No? You desire truth in the inward parts, in the secret heart. Lord,
we also now pray, give us, Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Lord, we will never know how sinful we are. Alam namin sinful kami, but we will never know. Ang totoo niyan, we are capable of worse things. Kaya Lord, have mercy on us. Araw-araw, Lord, when we come before you, kahit na wala siguro kaming conscious na sin, pero every day teach us to pray, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Lord, we are just one moment away from falling into sin. Konting lakad, konting yabang, konting lumayo lang kami sa mga accountability partners namin, konting paglayo lang, Lord, pwede na kami bumagsak. Pwede na kami mahulog. Kaya Lord, have mercy on us. Araw-araw, minuto-minuto, create. Kayo kailangan mag-create. Hindi namin kaya create to, Lord. Create in us a clean heart, O God. And Lord, what will sustain us is the joyful spirit. Lord, kung meron sa amin nawala yung joy, hindi nawala yung salvation, pero nawala yung joy. Lord, will you please restore unto us today the joy of our salvation. Lord, yung galak. Hindi, we're not even asking na, Lord, alisin yung mga problema. Sige, Lord, kahit na kung iloobin ninyo, nandyan pa rin yung problema, nandyan pa rin yung pagsubok. Pero Lord, basta ibalik ninyo yung kagalakan, ito ang mag-ibabaw sa buhay namin. So that Lord, when we testify of our salvation, kita sa galak. Kita sa galak. Kasi Lord, di mo talaga nakita yung salvation, invisible yun eh. Pero nawa makita ng tao yung galak, yung joy na, oh nga, no, bakit itong taong to, ang daming problema, daming pinagdaanan. May health challenges. Pero nandun pa rin yung joy. Nagbo-worship pa rin. Lord, supernatural yung joy eh. Iba kasi yung happiness. Lord, ayaw namin ang happiness lang na galing sa circumstances. Gusto namin joy na galing po sa inyo. So restore to us, Lord, the joy of our salvation. No, Lord, lahat kami nandito, lalo na kami yung mga naglilingkod sa inyo. Lord, may the joy of the Lord be our strength. Hindi kami naglilingkod out of our flesh. Naglilingkod kami from the joy deposited deep in our hearts. And last but not the least, Lord, ang prayer din po ulit namin, Lord, give us a willing spirit so that we may teach transgressors your way, so that people might come to know Jesus Christ. Lord, sabi nga po, kahapon kinood ko po yung sa 1 Peter, we are a chosen generation. We are a holy nation called out of darkness into your marvelous light, that we may proclaim the praises of Him who called us. So Lord, meron talagang kalakip na evangelism. Meron talagang kalakip na ministry. So Lord, I pray, hindi matapos yung gawain po dito sa loob ng church. Ang totoong gawain, nagsisimula paglabas namin ng church. And Lord, may make us available. Make us, Lord, faithful. Make us sensitive. Kung meron po kayong gustong kausapin namin, share ng gospel, o minsan yung simpleng act of kindness. Lord, may we be your hands and your feet, your instruments, Lord, to be Jesus Christ to other people. And Lord, even sa huddle namin maya-maya, we can be Jesus Christ to one another. Ang totoong intimacy pala, laging nauuwi sa ministry. Hindi pala pwede matapos lang po sa inyo, Lord. Ang gusto pa din pala po ninyo, pagkatapos namin magsamba sa inyo, ay naglilingkod kami sa tao. So Lord, help us, Lord, to be your servants. And help us to be willing. Hindi napilitan, kundi Lord, willing. A willing spirit. Yung gusto namin, yung gusto ninyo para po sa amin. Lord, nagsisimula pa lang po kayo. Tapos na kami sa serye. Pero Lord, turuan pa rin ninyo kami mag-pray, ha, Lord. Hindi pa rin kami marunong mag-pray sa totoo lang. Lord, pag magpabaya kami, yun, wala na naman, bagsak na naman ang prayer life namin. Kaya Lord, have mercy on us. Always remind us of your goodness and your kindness. Na though it's true intimacy that leads to, true integrity that leads to intimacy, but it's also true to say, because of intimacy, it leads us to integrity. Because sa sobrang buti niyo, sobrang bait niyo, sabi nga po niyo sa inyong salita, the kindness of God leads us to repentance. It is your grace, Lord, that leads us to transformation. Kaya Lord, sobrang mahal ninyo kami. Yan ang nagturo sa puso namin na mahalin din po kayo. We love because you first loved us. Wala po kami mapagmamalaki po sa inyo.
kundi kami po ay tumanggap lamang ng inyong biyaya, tumanggap lamang po ng inyong kabutihan. Ngayon, tulungan naman ninyo kami, i-reciprocate po ito. Una sa inyo, pakitaan din po kayo, Lord, isuklian namin kayo ng sa sarili namin, yung kabanalan lang din po. Hindi kami maging perfect, pero Lord, gusto po namin, yung buhay namin, gift po sa inyo. Na yung righteousness, yung integrity, yung holiness, nawa yan ang gift po namin sa inyo to honor you, to please you. And then let that be also a gift to other people. Now may we be salt and light to those people who are still living in darkness. Again, maraming salamat po, Lord. Lahat na na-accomplish po, hindi lang ng mensaheng ito, maging ng buong sharing ito. Maingat na binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. At ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat tayo magsasabi na Amen. Thank you, Lord Jesus. Sing this song. Let this be your prayer and offer our hearts to God. And allow God to mold it into something na gusto talaga ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you for loving us, Father. Overwhelm me, Holy Spirit.
Lift up our hands. Bless ko po kayo. Brothers and sisters and friends, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and grant you His shalom. So I speak wholeness, mental health, emotional well-being, financial stability, relational health, and of course, even physical, physical healing, yes. No? Hingin natin kay Lord yan dahil mabuti ang Diyos natin eh. Ha? Hindi pa po tapos ang laban. Kaya, Lord, by our stripes, we are healed. Amen. And of course, spiritually, ang desire ng Diyos that we might love Him with all of our hearts, all of our minds, all of our soul, and all of our being. No? And sama rin natin pangalawa, hindi kasi pwede wala yun, that we should also love our neighbor as ourselves. Lord, You are King, eternal, immortal, invisible. Lord, You alone are wise. So to You alone do we give all the glory, all the honor, and all the praises, and all these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Your Son, who lives and reigns with You, Father, in unity with our precious Holy Spirit. One God, forever and ever. And all of us here will say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Okay? Wala po muna tayong schedule for next Sunday. May service tayo next Sunday, ha? Wala pang schedule ng preaching kasi we're still formulating it. So, 3 weeks mag-stand alone messages po tayo. Tapos, last Sunday ng May, mag-start po tayo ng 26-part series. 28-part series on the Book of Acts. Hanggang ano na yun? Hanggang 2035. hindi. Hanggang dulo na lang 2024 po yun. Ha? So abangan na lang ninyo yung mga messages natin na for the next 3 Sundays sa Puro Stand Alone. Okay? Sige po, bless natin yung mga katabi po natin. Come on, hanapin natin yung mga katabi natin. Amen. Okay, pakisabi po sa kanila, congratulations! Because success begins on Sundays. Amen. God loves you. God bless you.